This is IFM Philippines. Mahuhuli mo talaga ako. You can see it in my eyes. Maganda yan, pinagkukunan. The Music and News FM Station of RMN. I get the pamusbusan di gobyerno probinsya. Naidasar, iti korte suprema. Yan nangroon, nagiti taong ang eager. Idlawa. Joey C. Paris. This is Melody. My name is Kuya Jay. Ako si Gina. Oh, eto ako si Angel I. Chan T. Radio Man John Agustin. Radio Man Bernard Bear. Dito sa IFM. 99.5 Lagi di parikot, tamasapa lang marisot. Hindi bukit-kita niti programa Ay, Panita Kep itan At to'y ti angkor man tayo Damdamag ti kailukuan Number 1 Ay Balita Number 1 program Dagiti Ilocano Number 1 Rajman Bernard Fair Ay Balita Na yung pagkabigat yung kagayim king kapsat Bigat apo iti Biyernes Thank God it's Friday Iti dating aldaw, gagawin kayo kabsat, petsa 30, ayan, second to the last day of October. Iti nabigat kat last day man iti October, nagpaspasin na yan. Kadagiting gundaway, kasi di mo man, November na ito manin, gagawin kayo kabsat. Iso nga, pinaspasan amin tatang. Na yung pagkabigat ka dikit sa aming dumdum ngayag, sa di naman nga pasete Ilocanja, tiyan nyo tata. Karama na pa iti pasete lubong. Sa iti ti programa ti DWHP 99.5 IFM Lawag, ti ay balita, nga mang teri ti informasyon, pudpudno nga damag, kang kasapay dikit balanse nga issues nga mapagsasaritaan. Awan sa bali nga pagkamangam na dikit diti ay balita, amumday ta. Yung may isa pa yung pagkonfirmaran ka digiti sa anda na mauawatan yung impormasyon, iti sa bali nga firm. Iti ay balita lang dito. Nangaganda lang nga rin. Ikonfirmar dan tupay lang. So nga, demot iti napintas nga, ano na ganun, pakasaritaan, iti biyang istasyon tayo. Bueno, itinay tayong aldaw, gagawin kang kapsat, digiti topikos nga yung tema pagsalitaan. Sabihanan tayo, digiti nagduduma nga ili, iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Dita nga ili ti Dingras, Ilocos Norte. Ada digiti kabaro, kas na kunak idikalman, nga maibinsa-binsa itinay tayong aldaw, digiti kabaro manen. Nga isagot, iti biyang ti Dingras, Ilocos Norte, a proyekto. Hangamin nga na i nagtuloy dito may isang korporasyon ngem gaputa adot bendisyon iti Dingras ada iti may sa kano may pagharap akadakilan a proyekto la ana more than half or more or less half billion pesos nga proyekto dito nga Dingras Ilocos Norte anang ata dito Ngayon, secret pa lang ka nung unada mo. Alang arud. Gimno, speaking of Dingras, Ilocos Norte, na makita yung apo ininot nga pumimpintas kang runaan na kadigiti proyekto da. Madanda iti bypass road, iti agdama. Yan kasapay, dati pagbasuraan da kat napintas. Dati ada disenyo na nga kakaiba. Kumbaga, aglikaw ka, something like, ada dyan bilog ko ma, likawin DJ truck, and then i-dump na, DJ tenga. Tap no, agpating nga. DJ tenga ti, pakipanan DJ, nadakamat a basura. Ngayon, segregated, at adamot digiti machine, para ka digiti recovery facilities. Nga na i-install, kung nakidi. Dita nga iliti ding Ras, Ilocos Norte. And speaking of basura, gagayim kayo kamsat. Puro basura amin di mapagsaritaan iti agdama. Nga sitwasyon iti probinsya tayo nga Ilocos Norte kayo lubungin ah. At dati mo iti concern tayo kit. Problema dito yung syudad tilawag. Problema iti sabsabali pa yung lugar. Di tamot Marcos Ilocos Norte. Di ba ada idikwa nga ibagbagadang ipatakder na.
nga kasla facility nga detiket maiunugaran pa kay din ato no Martes sa pa di jayan yeah? Nga programa itibiyang ti gobyerno nga kasla recovery facility iti second district nga Serbia na iti second district apo kadigiti met plastic nga basura nga maiconvert to iti nagdudumamot nga produkto iti ilit ti Marcos si Jay may isa kadigiti kadakilan a proyekto ngem ni Mayor Antonio Villanueva Mariano di ba kinumpleto madina kano kayat no detigiti basura ket mix ti maipan sa Jay at ati nagtutulagan kano with Enro Madam Baby Sacro ket dapat plastic lang ngem timot kano kalikagom iti biang ti Enro ket masapol nga adapay digiti raw materials when digiti da dumapay nga basura nga maipan sa Jay at iti reaksyon tinadakama ta mayor may inaigiti daytoy padaanan din to ti adito pa yung informasyon mainag ka dito yung gagayam kayong kakabsat iti agdama syak pelan ti kadwayo iti agipagpadamag so nga ipakat ko amin di iti interviews kaya runaan nila unay iti development council meeting nga naisayang kat pa iti kalman nga nagpresida ni Governor Matthew Marcos Manotok numuno nga milyon wino bilyon ba iti pondo ti probinsya ng Ilocos Norte for the year 2021. Amuin yun to, gagawin kayong kakabsat kaya ano nagiti priority projects, iti gobyerno tayo. Ayan. Inatindaran, digiti nagduduma nga mamayor. Manula nga mayor, ti ada iti kalman. Ayan, iti intero probinsya ti Ilocos Norte. Karama na pa, digiti department heads, iti biyang ti probinsya. Dad kiti suggestion ken kasapay announcement nga naisiangkat idilaing kalman bayat iti provincial development council meeting digito ken sabsabay pa iti last odd wenno nakulkuran nga talong oras dito nga programa ay balita rugyanan ten nga ruden ti agipadamag ay balita. Okay, mapantay pa lang apo iti iliti dingras, Ilocos Norte. Eh, amutay matan nga iti dingras. Eh, nangruna ka digiti nga gundaway, gagayim kang kakabsat. Ado, digiti kayat na nga proyekto. Kaya't may isa, digiti nasiripatpatan tinumutay biya nga. In feature tayo pa iti ay balita. Kaya't dito panaka regain or dito panaka renew iti pagbasuraan iti iliti dingras, Ilocos Norte. Ya, amutay matay nga problema again, di bas basura, di bukod tayo nga lugar, kaya't anamot di giti kangrunaan nga proyekto, iti ili ti dingras, gabuta isuda kat imununa nga nasa ripatpatan tayo, nga may sapay ka di giti kadakilan nga project, iti ili ti dingras, dito garbage, wano di giti bas basura. Ken ijay pay na dakamat nga pagbasuraan apo amuyo kadi nga ada iti ipatakder da nga bukod da nga gasolinaan di ba may gasoline station pa oh DJ ti kapintas na DJ nga gasolinaan apo iti nadakamat nga lugar ket nabalinda kadu nga usaren iti biang ti munisipyo nalaklakang amang ngem deti gatangen da iti biang ti commercial. Usumot ah, wais mo ni Mayor Jopre. Diba? DJ nga gasoline station at DJ sidig ti pagbasaraan, DJ pa iti usaran. Saan lae nga DJ garbage compactor, no di kedi usaran pa iti biyang ti munisipyo. O di kasla cooperative mot laeng. Yam at least saan da marigatan nga ag disburse. Ya, alisto iti transaction, talang orderin da ka, DJ pa nag-order da ka, DJ tangke-tangke nga nadakamat niya gasolina. Iti pagsayaatan na napabuludan da pa'y iti tangke kadeti na dakamat nga gasolinaan bongga at iti bukod na nga paggasolinaan dita nga dingras kasama lang dito yung syudad ti daw lawag ha dati city government tayo nga dan iti Gledco ding amin kaslakas day so nga na i-salutsud tayo pagkini mayor baka kaya't mumot mayor nga agbalin met nga
anat na ganan. Agbalin tumet nga kooperatiba dito iliyo nang nangruna ka dito kalikago mo iti agdama. Kuna nakit, alah, kitkitaan tayo ito dito kat awampay tapanunod tayo at narigat dito. Makasulisog, kuna na met. At ipakasulisogan ako at kas Jemang Lari. siguro kat masulisog kang kanayang gasolina. Yun. Ala inta man dingay nga ro dete interview tayo may nagka dete basora itangay dingras Ilocos Norte kang kasapay dete gasolinaan nga naipatakder sa jay ni Mayor Geoffrey Sagid. Arapap mi apo nga agbalin iti dingras sanitary run pelas di model sanitary iti probinsya iti Ilocos Norte isu nga adu apo nga gastos adu iti masabol nga pundo tanon no talaga nga makumpleto. Isu nga digiti pagyamanak ni apo gobernador ta idi makita nga masapul nga mapasimento iti loop service road na digiti kalsada nga aglawlaw kay DJ pagibasura anta nasken unay nga masimento DJ tanong no may danon digiti basura kay DJ talaga nga rumbeng nga pakaipanan na ket nag patawag nga sigud ni apo gobernador ni provincial engineer Lucy ket sinalutsod da DJ no mano iti amount na ket ni bagak nga ten million ta siguro at nga ta 200 meters sa tanong pali kaukawam at barbarang sabi ko mata patgan niya po gobernador DJ request me naman pa verbal lang na miso ti bagbagak pa sarunuan tayo iti letter request barbarang ito na tanong no, napipindas mo lang iti sanitary landfill me aglalo nakadun apo nga sakripisyo nakadun nga banog nakadun apo nga expenses man iti LGU ta talaga nga dakkel eta nga sanitary landfill iti 4.5 iti area na ta barbareng pay magatang mi dati ilalagod nga 5 hectares iti jay abay na tano no dakkel iti sanitary landfill iti ilinga dingras ta ngamin no adanto da bypass road nga talaga naket adunto iti negosyo di adadanga adadunto man iti bulyom iti basuran so dapat na i-prepare mo diyay halang nga dagiti tatagdama iti pampanunutem i-foresight mo diyay development iti ilime tanunuhan nung napipintas to iti panakiplastar na ano klase gayam nga sanitary landfill is una sir adadati machine nga mausar ito adadagiti shredder machine mingam diyay tatahan pa nga agoperet digiti machine dita. Kasi DJ umay mangisuro kada kami on how to operate madina met won i-quarantine damat won i-quarantine damat isu nga ginganarat na di mi pay na pag-operate isu nga kaka isu nga kide day okay day nga no segregation no adi policy no segregation no collection at least masursuruan iti tao tano no napimpindas nga kunak. Tatsanda nyo, sir, kasyapaya? Kasyay, matata, no, dadumag, duwapig din dump truck di dyan naka-stambay dyan, dati nabubulok, hindi nabubulok, di dyan lalisto, di dyan segregation. Nangam, adala tapay lang, mat, kunak, natin insigida nga makapag-adjust iti tao, so, basi lang nga dati, anos ka mangi kakastakatakwada, mangi remremind, tano no, barbareng masursuruan lang iti umili nga iti dingras ta DJ iti mesa nga i kalkalikagum ko kadakwada tano na pimpinas mo lang iti lugar mi manuno ka sir initially tinagastos ti amin ti administration mo sir kadadan it almost kadijagat almost 10 million ta ini kami pa iti digiti perimeter fence na adda pa digiti bilbi mga building nga naipanjayan ket DJ lang krudo nga talaga nagat nag nagdakkel so nga agyaman na kadagiti duwang engineer ko ni MPDC kani apo municipal engineer mini engineer Benny ta talaga nga isuti mangtututo dita talaga nga uri Domingo kat agup obra ta ijapain iti nangi param adag nangi put up kami pwede gasoline station min iti iti iwan iti dingras ng sanitary lang pilme imbag ta da nangi pa bulod kada kami iti tangke kan DJ DJ pump na DJ pump na nga libre dakkel nga masalbar iti iling ading resta no iti consumum lang ti regular nga consumum is 300 liters per day so 100
1,800 liters iti makalawas times 4 di nasuro 6,000 liters ket gumatang kay iti ruar 41 ginggana 45 diye paggatang kulad tagat 27 oh 27 plus diye tax na nga 3 pesos so 30 plus diye kasana so at least 10 pesos iti iti discount mo iti per liter so ikwenta mi iti makabulan oh agdagop iti 6,000 iti iti mesa nga 6,000 nga konsumi mi makabulan o 6,000 ba times 12 di 700 ngayon sinut mabalin nga consume DJ LGU lang LGU lang DJ lang certain nga ka DJ lang a project sir hana amin dikdikin lugan ti munisipyo amin amin nga lugan iti munisipyo DJ iti pagkrudwanan so teko nak iti consume mi siguro mga mga 6,000 or more liters per month. Alright, so Dijay, dakil iti masave, iti biyangti dingras, kang runaan launay ka dito, kalikagom da apo nga madaan, iti bukod nga paggasolinaan, iti Jay, mismo nga pag basuraan. O, diba? Double purpose! And that is very good, apo mayor. Iting ay dingras, Ilocos Norte. Adot dumdum nga king katatakan adot komento na napintas met deta kalikagom ni Mayor Geoffrey and the same time di gasolina Sir Bernard dakil nga talaga iti makonsumo no kas pagarigan mapangka iti commercial gusto launay kasi kuma digiti so amin ko mga local government units nga kas ka deta iti siyudad Tilawag nga ada iti bukod na nga kooperatiba alalisto sa jay digiti supplies nga gatangan da gumatang dalangan iti kooperatiba da tapno saan da nga umadayon alalisto pa iti panaka-audit iti biyang tikowa ko na damot dito eh. Which is good eh okay lang alalisto DJ transaction no kas pagarigan mapangkapaila ang pagpagasolina diba kahit mabalin mo nga deta lugan mo mapangka iti paggasolinaan nga sindig pa iti nadakamat niya garbage area makatiman ko na dadigito yung kata alabang sit saan ato DJ kat pagbalinin da pa kidi nga Kasla Park tilangana ano apay Kasla Park dito apokat lugar nga pag bisiklitaan digiti tagadingras kaya ada pa digiti ag jogging sa jay jogging walking ata sumangat nga min dito pagbasuraan no kuma naggapo ka iti sentro ti syudad ti syudad no aggapo ka iti munisipyo ti Dingras medyo mapangka dito asideg ti Ilocos Norte Electric Cooperative dito going to Kapasan makitam di jay iti bandan at abagatan apo nga medyo umuli nga nga pagbasuraan dito nga ili ti Dingras Ilocos Norte. Napintas ata anak ko mga rod dedicated brain project iti biang ti agdamang administrasyon kang runaan na iti panang segregate ka digiti bas basura. Ken gapot na pagsaritaan ti basura. Ano nga tamo ti plano ni Mayor Geoffrey Sagin ka deta plaza? Ayan, deta plaza ti Dingras. Imot ko na hindi ko ang adati umay nga food shop ayan. Well, dati panganan, dati fast food nga bubuyog. Isot mapanidya. Di siya makapanidya na tanaasok samok namin ta Dingras. Isot ka di makapandita. Aya, awanti pangikabila na ti Honeybee. Isot nga makasaan nga maka... saan nga makapanti bubuyog kas jay. Mayulat at iyan, anat bubuyog. Ayan nga, ibagbagan Bernard nga fast food. Namuda amin, dito naglalaing tita taon. Good morning, kini RNG Burn. Manipod dito ngay Hawaii. Yan kaya nastapay kini Madam Jocelyn Geracres. Tama ba ako? Geracres Ganiron Bunnao. Ayan, nakatutok. Dito yung bigat apo. Good morning. Ito tuloy mapagsalitaan detay init ti Dingras Ilocos Norte kalpasan lang kadigit sa magmuno pamaragi padaanan agsubliti
Ay Balita. Kailangang lumabas ng bahay, magsuot ng face mask, magdala ng alcohol, at listahan ng mga dapat bilhin para makaiwas sa COVID-19. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of smart dishwashing liquid. 24 hours under protection ng Shield Batso. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs. At recommended pa ng Philippine Nurses Association. Mag-Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ngayong Oktubre, abangan ang serbisyo publikong libreng sakay handog ng 99.5 IFM, ang Idol Bong FM Supaya kasama ang Shield Bath Soap. Abangan din ang ipamimigay na cash prizes, gift packs with hygiene kit, hatid ng Shield Bath Soap. Sobrang dali mga idol. Kailangan lang na may pakita kayong color pink kapag sasakay kayo sa palibreng sakay ni IFM at automatic mananalo agad-agad. Kaya ano pang inaantay nyo? Makinig na at abangan ang mga schedule na i-announce ng IFM para sa mga oras at ruta kung saan may palibreng sakay ang IFM. Itakit sa idol! Handog sa inyo ng 99.5 IFM kasama ang Shield Bath Soap. 24 hours gem protection na abot kaya mo! Ang himpilan na ang kauna-unahang misyon ay ang paglilingkod sa masang Pilipino. Simula noon hanggang sa makabagong panahon, serbisyo publiko para sa mga nangangailangan, impormasyon para sa katotohanan at kapakanan ng bayan. Radio Mindanao Networks, 68 years at your service sa maaasahang balita at tunay na serbisyo publiko. Yan ang Tatak RMN. Damdamag tika Ilocuan, number one. Ay Balita, number one program ng iti Ilocano. Number one. Ay Balita. Alas 5.34. Tuloy-tuloy ti programa Ay Balita. Gagamping kamsat. Okay, tuloy-tuloy ti matita ngay ilitiding ras. Ilocos Norte. Kalpasan nga damot ng iti plano ni Mayor Geoffrey Sagid. Iti agdama nga sitwasyon dita ngay ading ras. Nga tiket na kat maadaan. Iti improvement pa iti ano da kamat nga ili karon na dito ngay plaza. Ano hatat plano natin plaza buang kali na amin di kita adatta naka display. Ngem saan ay for development of plaza iti Dingras Ilocos Norte adanto ti maikabil ditay. So nga maki-update ito man kini Mayor Geoffrey Sagid mainay kadagitoy plano na dito ngay plaza iti Dingras Ilocos Norte. Bin project for implementation kasi lalo ti pasad iti sango iti dati civic center men won nalpas nga nabid dagi jayan ken kasi lalo na i-design nga kaslamo lang kadagiti ta ten ti detexla heritage di sango na ada na aramid nga inaramid ti design na ti mesa nga architect iti architect walang ni apo senador iti nang i-plaster kadeta plus dati plaza mabalin nga rugyanan ta kahit kung nga mabakbak amin dagi jay dagiti food court diay tay plaster mi nga nalaing iti aglawlaw na no napimpintas nga kita dati plaza mita nabayagan nga han nga kutidatan iti I think iti panahon pa lang ni Dr. Castro iti panakaiput up dagiti food court ng kaslahan nga na urnos dati wala kun pumadumot iti tao so iti pumayamiget dati no urnos sila basit ta nda dumagat dag baling isor dagita dagiti ni pipan nga CR dita nga nga mosusar dagiti iti kayat ko nga i demolish ta no may plaster nga nalaing dagita may put up dita nga plaza dapon do yung ano din sir well adan for implementation nga ipempending ko lang DJ Mesa kasi adda din na iyalokar ko iti nga 3.5 kiti phase 1 na ko ma
plus at DJ na kaprobar iti sang kunyang bayan DJ 3.5 manin nga phase 2 nan tanu no may kan lang dati playground na dita basketball court ken dati trailings trailings iti aglawlaw dita plaza tanu na pimpinda sa the basket but content net at ko nagut in connector mi lang kita ito yung tata development ito yung inarabid niya po Senator Edesa DJ perimeter fence nagut connected mo lang kita DJ fence kaya ito sango iti simbahan kaya da ada DJ 7 million nga mabalin mga usarunan ng ada kumapit third pace na DJ at DJ third pace nagut iso DJ food court mo lang nga ma i-put up dita ng awam pa DJ request before demolition iti COA tanong nung mamaminsan to DJ pa nakatariman na iso di kunakin engineer Benny na hamo pa lang ararami din DJ NTP na DJ notice to proceed na tanong haan to mga may LDI DJ contractor kunakta ag peso at atikay ko kaming dati tuloy-tuloy dito pa nakatariman na pa nakiplaster na haan nga na tariman na sa doon mong tumanin agur-ure kang tumanin. So, yeah, isong ipalpalo up ko magkani ko wa kit tin ibagada di may da dito di last week kit maybe first week of November ko nadamat isong basi lang aldawan taon no pinagureme isong gure ka pa lang ko na DJ contractor na ayon. Oh, sige, mabuangkal nga talaga. Saan nga joke ni Jack maikatan ni Apo Mayor Joffrey Sagid digiti old nga food court dita nga Dingras Ilocos Norte at amang pa lang di pa lang siyempo ni Dr. Castro dita nga nadakamat nga ili eh so nga medyo nabayag una yan kabayatan na mapantay ito iti di ba napagsertaan tayo iti biyang ti basbasura. Mapantay tumat ito na madamdama iti iliti sa bagay magdiretso tayo na eh? Mapantay iti biyang apo ti iliti Marcos at dito ti Marcos kat paset ti Dingras Ilocos Norte dito yung namalagip tayo eh? May isa kadig iti barangay na ngayon nagdevelopment ten apo iti agdama ngang runaan na kiti Mayor Tony Mariano. Amoy ka di, diyaka mo no trivia para kada kayo ngayon. Iti dahito yung aldaw, birthday ni Mayor Antonio Mariano. Isa nga, happy, happy birthday, Apo Mayor. Ala din gantay mga radete, anak na ganan, dati pangablaaw ni Apo Mayor. Wino dati message na, iti dahito yung panagkasangay na, iti dahito yung atawin. Ken, kasapay dati proyekto. Nga kadakilan ko mga proyekto nga ma-install. EJ Marcos, Ilocos Norte, nga madan sa iti isang kabasit nga komento na may naig iti dahito. Inti man na din gen, iti panagbalikas ni Apo Mayor Antonio Mariano. Mapantay nga, dita nga Marcos, Ilocos Norte. Din gen niyo dahito. Mayor, thank muna you, ti Apo. Amin, ano ti wish mo, iti pa nagkasangay mo intan na bigat, yeah, Apo Mayor. Sapay ko maputo na salon at salon at lang kin na tartarabay na gaw iliklik na ti didigra ti Apo. Para ka iti taga Marcos na rin, Apo. Pag-uuman dati, di gala ti may bagat. And I will do my best arami dekmat amin nakabalak ng serbi kadakwada iti na pudno ken na indyosan nga panagserbi Mayor, ito no Martes, bidding Sunday, te, may patakder nga pagpasurahan ni Jay Ilio. So, nga masasari ito problema, nga rumor-rumor ta taso, Mayor? Jay, jaka mo no itong Martes, te pa nakabid na. So para wang pati nakasalan na lawag nga noan niya iti umay dita Marcos no plastic recovery and material recovery or no tigitay hazard to do no bio waste nga umay dita akitay ko na kon no tigitay umay na kita i-withdraw ko nga akas ko nakididay di some meeting me di na minsan na lawas
tahanay suti na ibagbaga jay anti barangay mi. At adi mo na nga kinasarita mi di jay taga barangay nga iti Ilmelda. Ketimbaga mi nga plastic lang nga po. Tetep tam not kas. Nga mi di iso nga nga madidalat na nagkwa. Mamati iso nga inayabak ni inayabang mi niya po baby sakro nga iso nang ilawrawag. Nga plastic. Nga plastic. Adapan ID. Ada kay ID. And then, hindi mo sumin, akitami matabasura. The whole second district, including Lawag City. Sino't nang ibaga di? Yes, sir, na amin na basura? Eh, iso na di di sumi. Kunay mami si Bisak. Oh, yeah. Ito iso ti umana nga ma-built di jay basuraan. Jay, akit iso ko, di mo plastic ko rami akit. Sumarsarunon to. Akit, no way. Ana di jay ti kwak, dure no withdraw kong kung iso nga na ibagak nga withdraw. Kumaon pa kipinal nga sarita niya po, Mayor? Wampay, takit. No, pas pagariga, nagtultuloy lang ta jay basuraan kadagwa akit to. Dure jay hangkong ikukwa. Nakadaron sa dito yung problema, kita po gobernador sa ombo, titikay sarita niya po kita po gobernador. Tiri, kunana hindi ko at sarita da kang kini Apo Enro, panggap ka tayo ito, kunana, tawagang kanto noon na si pagsarita mi kunana. So, yung uray ko malatat pagkwanda, pagsarita da. So, na plastic recovery, okay kayo, Mayor? No, amin nga basura, DJ. Akit, DJ, kisabali, ang saritaan mo ko, DJ. Kinalawa, DJ, mapanijay. Second district. So, the whole second district. Panagawat ko, the whole second district, and including Lawag City. Akit, DJ, they know very well, nga, ginatang timunisipyo, DJ, sang kabati nga nagatang may nga daga more than 3 hectares lang ekit na so including tikwan ang katawanay maminano lang bakawang pa makatawan napnaw volume so di jay mati paginsi sa mga ham nga no, mabalin han nga may kuha di jay hazard waste kinda jay dapat nga kwa kaslapang pamper sakit sa matin apo ta di jati madimot nga pakapunwa na sigut ta landfill min apo ayun gagawin kay kapsat napintas dito puntos mat ni Mayor Antonio Mariano. Ayan, okay para kang kwa na ano kas pagrigan plastic recovery iti iliti Marcos Ilocos Norte ngem no mixed when no digiti material recovery sinapo but sa balin at sa balin mo tin ilawlawag kada kami kunana so nga ala barbaring apo ah tag simpada kadating panawen at intuno Martes enti launching iti nadakamat nga proyekto when no groundbreaking pa kidin. Ayan, dita kay Marcos Ilocos Norte. Ngayon naglawa, entire second district and syudad tilawag ti i-accommodate da nga basura dita kay Marcos Ilocos Norte. My God, nang dami! Kaya na sarudsud ko kuma, idikalman, nga magapata saan pa nga nasimpa detoy. No, apay karaman iti syudad tilawag ko na. At ano, siguro tulungan da detoy Lawag City. Siguro sana pa ilang kabailan tata gaputa manarimaan pa ilang met iti panakaipatakder iti may isang pagbasuraan dito yung paset ti Balatong area aya ket dejay ket anak naganan dito yung nadakamat nga proyekto second district entire second district pampanunutek iti entire second district naglawan kunak ket adamot dito pagbasuraan iti pagbaitan ti pinilikan badok nga isot plan-plan men dapat itata. Kaya hindi kiti dadumapay nga pagbasuraan iti probinsya tayo Ilocos Norte kas kumadita nga iliti ding ras. Eh, siguro, di kiti maserbian laang kaya di kiti agproblema ti basura. Yan. Or talaga nga ag pursue DJI Plastic Recovery Facility laeng ditangay Marcos iti barangay Imelda Marcos Ilocos Norte. Nagan pa gayam ni First Lady, former First Lady Imelda Marcos.
Di ba? E tinadakamat ka lugar. Isong ng no kaya no kumamix dito ko na na jack kayat dito toxic waste ko na na. Yeah. Ang kung nga ipalubos nga umay iti toxic waste iti ilimi a Marcos. Sabagay, DJ bagbaga ni Apo Mayor nga diaper kad iti toxic waste dito diaper ana pa digiti sanitary napkins and so on and so forth digiti toxic waste nga makungkuna ket madikayat ni Mayor tikayat na no plastic lang kumbaga it nga umay iti Iliti Marcos Ilocos Norte. Nya mamuyo dito ket nga proyekto na pintas gaminta adu iti paay na iti biyang ti ekonomiya, ya? Manayunan pa iti trabaho digiti umili iti Marcos Ilocos Norte. And at the same time, adunto pa iti developmental project nga sumangbay at asikat tinapili adut aggawawa it gumawgawawa iti nadakamat a proyekto iti second district ngem na dutukan iti Iliti Marcos apatak apakatak deran iti daytoy nadakamat a proyekto. Inlaglagmat nga nasyaat ni Mrs. Baby Sacro iti manipod iti Enro nga dati nga proyekto kat maipanggap iti recovery skadi iti basura ang momento ito mat iti reaction na may nagiti dito yung medical man nakita tayo ni Governor Matthew Marcos Manotok in between Mrs. Baby Sacro and Mayor Antonio Mariano. No anat nagpinalan na DJ, ah, updatean tayo ito. Gagayin kakabsat. Ngamin tao masadag kata masadagan. Dati groundbreaking, which is on November 3. Aldaw, iti Martes apo. Dito ngay Marcos, Ilocos Norte. Ngamin tayo man, matuloy wino saan. Ngamin tayo digiti kakailan tayo. Kaya digiti taga Marcos, Ilocos Norte. Yeah, madida kayat mo't iti toxic waste. May kabilang dako mga rod, ito toxic waste nga tatan. which is true. Di tayo mukat, di tayo nga klase nga basura. Puro amin, basura, diba pagsasalitaan? Basura dito, ay basura dita. Itapon nyo ng mabuti ang inyong mga basura, diba? when, at puro nga rod, basura, iti... anat na ganan kalikagom digiti kaadwan nga masimpa iti dayte motlaeng nadakamat nya naganan nadakamat nya lugar apo iti probinsya te nga Ilocos Norte dapat kidi digiti pakaammo manipod apo iti biang ti civil defense ya kung na anak digiti basura gagem kan kakabsat. Okay, intay to sablanan digiti nagdumapay nga ilili. Iti dumayo nga paset ni probinsya. Iti na madamdama, sublianan tayo mo at iti Iliti Sarat. At adamat ni giti proyekto iti Sarat Ilocos Norte. Nga, manarimaan ngayon tayo. Very quiet ngayon working. Iti local government unit iti Iliti Sarat. Ano nga tayo giti nga proyekto apo? Padaanan, iti na lang madamdama. Kalpasan ka ni giti. Sabang mano, apamalagip. Agsubli iti ay balita. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayad pa sa kamay. Bar Blue with Power Whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Pag ang iyong katawan ay sumasakit, pupunta ka sa doktor. Pag ang iyong aso o pusa naman ang may tama, sa veterinaryo ka pupunta. Pag ang puso naman masakit, pupunta ka sa tropa. Pero pag ang iyong sasakyan naman ang may sakit, saan ka pupunta? Doon na sa eksperto. Automekaniko. Experts sa change oil, tune-up, electrical repairs, aircon repairs at engine overhaul.
Quality products sa presyong abot kaya, katulad ng Castrol and HKS High Performance Oils, Goodyear, Gadget Tunggal at Eolus Tires and Batteries like Motolite. Kaya nila kahit mga high-end cars na di kaya ng iba at may mga imported computerized engine analyzer pa para hindi hula-hula ang diagnosis. Matatagpuan sa Barangay 1 San Nicolas beside Sherty Ilocos. Automekaniko, servisyong kasa sa presyong masa. Dahil sa Automekaniko, kaibigan ka! Para itibado nga ka-bloom ni Tibanglo, padasen iti Charm Fabric Conditioner. Charm Fatball, bangong gumagabloom. Charm Fatball, gamit ay may bangon ay salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, with Stay Fresh Technology. Bado kit ka-bloom ni Tibanglo. Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS! Han, parang ang lungkot mo dyan ah. May problema ba? Ah, wala han. Namimiss ko lang kasi si Junior natin. Madalas nung di pa siya nag-work abroad, siya palaging nagtitimpla ng kape ko pag ganitong hapon. Sus, ikaw naman, bakit ako ba? Hindi ba kita pwedeng ipagtimpla ng favorite coffee mo? Oo naman, dear. Pero alam mo ba yung favorite coffee ko? Ako pa? Eh, hindi mo ba alam? Pareho tayo na pinagtitimpla ng coffee ng anak mo. Akala mo yata, ikaw lang? Oh, eto na para sa'yo, honey. Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Paborito mo, paborito ko. Aba, pag ganyan eh, araw-araw ko ng taga-timpla ng kape ko. Kape natin! Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Available at the Generics Pharmacy and other drugstores near you. Damdamag Tika Ilocuan, number 1. I Balita. Number 1 program, Dagiti Ilocano. Number 1. Bernard Fair, Ay Balita. Tuloy-tuloy ti programa Ay Balita. Naimbagang bigat ka digiti taga-Sarat, Ilocos Norte. Digente ulit ni Apo Mayor Remigio Medrano mat ni tangay iliti Sarat. Kang runaan na, kadigiti nagdudumang proyekto tupay. Ang maipatakder iti iliti Sarat. Dakil mat iti... at naganan digiti oportunidad kang runaan na kadati naglawang naganan bakbakason kadati sam aminen nag-inupdate ang temat no kasano mat iti pagdurasan digiti nagdumapay nga proyekto iti when new projects iti mutlaing nadakamat nga ili ti Sarat. At dado pa nga informasyon, di pa naka-interview tayo kini Mayor Remigio Medrano, iti-ili ti Sarat, Ilocos Norte, kadigiti new projects. Dinggan tayo man. Kaya kung nga ipakamupay nga, iti dahito'y, dahito'y biyernes ito'y, may inaguraran dahito'y kabarbaro nga senior citizens building, nga impatak dahil tayo, ijay abagatan ti Karayan. At adamatan iti na ipatakdor tayo nga senior citizens building nga mang serbi kadagitay senior citizens tayo ijay south of the river. Okay. And also, dito makikita yung ito lawlaw ti plaza tayo, dito dakkel ng building ijay, dito MDRRMC building. But we expect also to inaugurate this and have this blessed by the month of November. Sir, dati MDRRMC building, apitas la, dati set up na kakasla BFP. Want, pati dati Bureau of Fire tayo, ijay ton, iti pagyananda, so that mang-occupy, ijay ground floor kan mezzanine. Kadi MDRRM office, ijay third floor, iti pagyananda. Dito yung MDRRM office, we will incorporate yung monitoring area in case of calamity. Sa war room. Kasla war room. No, ma-imagine nyo, tipanagyan, iti 911, kasla kasya ito, adanto, adda iti kwarto nga... Wen, aday ti kwarto ko na ilatang nga na kasagana nga isuti pa yung kabilan me. In fact, detay budget tayo for this MDRRMC building kat dapay na bati nga isunto ti usaran tayo nga panggatang katagitay equipment nga kasapulan ijay nga monitoring station. Manat pundo na di siya, sir? The whole amount that was budgeted for the building was close to 15 million. And as of now,
mga 10 point something pa lang ti nausar mi. So adda iti nawaya nga gatad nga usarin mi pa nga pangpatungpal iti arapaap mi nga madan iti proper monitoring station, proper monitoring room, no war room nga kunada. How about dito kaabay na sir nga isolation room tata? Digiti for COVID nga umayin ito eh sir. Well, DJ Senior Citizens Building, kinumbert ay pala ang akas quarantine facility. Okay. And may tultuloy, except that we are doing some repair works in Ruarmi pala ang amin naka-quarantine ijay. And in fact, ito elevator nga agserbi ijay kat madama matan nga may kabkabit. So, you allow another month and the elevator will be operational also. No mandlaw yung pa, ijay abay di jay MDRRMO building, anda iti na ipatakder tayo nga public toilet. And if you go and visit there, makita yo iti itsura na nga makaiayo nga papanan pag pagbawasan nga kunada siko na nga rod dagiti nag-inspect nga taga region kat napintas sa mati maturo gitu unag kunada kasmat lang hotel standard ito toilet ito yun kunada at I hope that we will be able to sustain DJing facility and in fact we will be coming out with the guidelines how to maintain the cleanliness of the facility. Ayun, bonggang-bongga naman ang Sarat Ilocos Norte. Yeah. Kagrunaan na kadate kalikagom ni Mayor Emilio Medrano. Iti iliti Sarat. Nagkakado nga proyekto. So, dito gaya magkakaabay dita, ha? Ang proyekto apo, iti biyang ti iliti Sarat. Yeah. Nangro nala unay. Kadikiti different projects. Very silent ni Apo Mayor. Ngayon, continuous city working na paspas pa kidi dati MDRRMC Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council Building nga ijay pa kidi iti Bureau of Fire Protection kasi DJ design na ket design para pang BFP ko nakarod at ang ijay nga to na agbalinto gayam nga war room ayan no kas pagarigan. So nga no ada iti disaster saan mo nga dati mapangkapay lang ijay BFP kada mapangkapay lang Philippine National Police agkakaabay digitan PNP BFP adati RHU dita ngayon adapay iti plano kadeta RHU nga mapadakil tupay deta gagayin kang kakabsat iso nga napaspas iti agdama DJI Senior Citizens Building dita nga sentro ti iliti Sarat. Isot madamatatang temporary isolation area. May na isolation facility. Ken iti dating aldaw ti inaugurasyon met ti Senior Citizens Building iti abagatan apaset iti Sarat Ilocos Norte. Yeah, so nga kasana napaspas ya. Data RHU apo iti iliti Sarat dapay birthing facility na ngem naka-ililit. So kung namin nga rin po mayo naka-ililit samot dije birthing facility kada aron agkurang samot kati pagsayaata na tata na pintas iti serbisyo ti RHU Sarat. Yeah, mapagsasaritaan iti intero nga probinsya tayo nga Ilocos Norte, yeah, best performer. Ano de no kitain tayo apo. Isang ko nakat no best performer ti RHU Sarat. Yeah, nang runa iti health programs apo. Sapa nga rod nga nakabasbasit deta RHU. Ngem adati plano ni Apo Mayor Remigio Medrano nga deti old auditorium deta nga iliti Sarat deta Ferdinand Marcos Auditorium apo instead nga ag stock up ditan kasi adamot ka barong auditorium. When it was panaka civic center iti Sarat Ilocos Norte iso nga dito'y old one di pala nga ron nga mapagbalin nga kasla annex iti RHU dakdakel nga amang and then kasla ti type na kasla mini hospital type iti Sarat Ilocos Norte
And that is according to him nga maplan-plano apo ngano ang plano ti mayor kagaputa inhenyero detoy napaspas. Ay kay bumisita ti Sarat Ilocos Norte deta plaza mi dita ayan nakapimpintasen flat ijay bandanat likod kadigiti nagbalin nga poste na kuma ket digijay digiti kabarong nga buildings apo nga no agapukat simbaan rumorkan makitam agsasarulo damin from the old presidensya nga pinatarimaan na paitata. And at the same time, the next is RHU, and then the Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, MDRRMC, Senior Citizens Building, kaya diyan may isa pa yung pass deck apong napintas, yeah, pang first class. Dito'y comfort room na. At nakababain mat, dito'y comfort room nga saan nga napintas, yeah, nang nangroonan o no, dahil bisita. So, saan nga nakaayo no kwa. teko na karoon no ada ti bisita ti balayo ket ti umuna kita indi ti bisita ket iti banyo yo no nadalos weno saan ya kasi mo talaga normal deta gagim ken kakabsat nya naganan makitkita iti biang kadigiti umili nga ag bisita apo iti balbalayo ha kasi ya. May kan tumamat nga pumasyal, itiilit yung sarat ko na, diba, di gito eh. But why not? May kailata, di ba? You are all welcome. Itiilit yung sarat, Ilocos Norte. Alas 6:02, di gito reaction. Di gito yung dumapay apo nga nakatutok yung dating aldaw. Kablaawan tayo man apo ida, nga nakaagbuy-buya da ka, no? Iti agdama, di Sir Elmer Enriquez. Magandang morning po. Madam Maya Aquino Albano Batugo, good morning. Kasapay Ma'am Gemma Ray Jose Cayaban Longboy. Yeah. Good morning, Ilocos Norte, watching from Toronto, Canada. Yun, yung mga Toronto. Magandang morning sa mga taga Toronto, Canada. O, oh, diba? Mas lalong islang ako kapag magsalita ng Toronto. Kablaawan tayo pa eh. Maulang umaga, Sir Ver. Well, nagtutudo nga rod. Ayan, so nga, kaimas na pa lang ti agkukot ko mga rod at servisyo publiko. At maipadanon ka, digiti kailan tayo, digiti kangro na anadamdamag. Nga, rumbeng nga indama amuan. Maulang umaga, Sir Ver. Pa-shout out ka the parents ko, amayat dati, ana? Mayat ti arami dat istik. Ano nun dat istik? Thank you and stay safe. Kuna ni Madam Donalyn Agnes. Limot Sir Arnel Soriano. Good AM Sir Bernard. Pag-greet ako ulit. Sir Arnel Soriano ng Barangay Tabtabagan, Banna. Thanks sir and keep safe always. Oy, magandang morning kadigiti taga Banna, Ilocos Norte. Apo Mayor Carly, good morning. Nabiglo una nga di ka nakapanmot itiili ti Banna, ha? Idi ko adandanonin mi kadwak ni Lola Arlene ken ni Lola Vicky. Ni Mayor Carly Abadilla. May mintuman na pasyaran. Pagsalitaan mintuman intro madamdama. Barbaring makadanon kami di tangay. Iliti, banna. Alas 6:04. Kunada take it, sir. Kakalaing mo di kita nga mayor nga na-interview. What? Of course. Hindi pa lang adak iti muna na nga istasyon nga nag-serserbyak apo digiti iti beat ko. Yeah? No beat ko nam nga minin kahit digiti iti cover mo akas may isang reporter. Yeah? Iti beat ko talaga kahit dito yung dumaya. Manipod Sarat, Dingra, Solsona, aging nga na ijay Nueva Era apo. Baka danon nakpa iti Karasi. Yeah? No, duma ni apo Mayor Gaspar. No, Jack Madanon ida, tawagak ida. Nag-game kyan kakabsat. Tap na maka-update. Nang-nangroon na kadigiti, nagkakapintas ang proyekto. Kaya dumangamin ko, dati tendency, apo nga, sabsabali ka niya katano, mapanak ag-interview, kita ikmet di jay lugar. Example, ada napintas ka proyekto mi, dito'y Dingras, kung nani apo, Mayor Joffrey, ana di jay, pagbasuraan, napintas, nakapintas, kita ikmet ah, ayan, to see is to believe akmet. Tap na ma-verify at detang rod iti ano na ganan espiritu ti ay balita it must be verified. Verified ba yan? Ay balita yan kung nadano ko. Yeah, so nga in-verify tayo talaga nga napintas. Kastamot di kita proyekto iti syudad ti Batak.
Dapat digiti da dumapay nga proyekto ti siyudad ti Batak. Nalang nang runa iti beneg ti edukasyon. Update na tayo tumamit into na madamdama ako. Kaya sublyanan tayo ti siyudad ti Batak. Okay. Nalpas tayo amin, Marcos, Dingra, Sarat. Sumaroon nun tumat iti siyudad ti Batak ako. Dumdum nga dito nga City of Batak. Kalpasan lang ka digiti sa magmamalang no? Apamalagi. Agsubliti ay balita. Panahon ng hawaan, may hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring hugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sapit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Good news! Ang pinagkakatiwalaan yung MXC capsule tested and proven na may alpha, beta at gamma nutrients. Very low on sodium content, cholesterol and fat-free. MXC capsule araw-araw helps avoid pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. To God be the glory! Malagang paalala, ang MXC capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Buong araw sa opisina, pag-uwi, haharapin pa ang labada. Kahit naka-washing machine na ako, kailangan ko pa rin magkuskus. Kasi feeling ko, di sapat ang detergent magtanggal ng dumitman siya. Kaya, misis! All you need is Pride! Pride Power Wash, specially made for washing machines. Kaya tama ang bula, may stain-away formula na effective magtanggal ng dumitman siya. Bawas kuskus sa laba. Basta washing machine, all you need is Pride! Pride Power Wash Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Life is better when things are sweeter. That's how it should be. Open up and pour out what's special. This is IFM Philippines. Mahuhuli mo talaga ako. You can see it in my eyes. Maganda yan. Pinagpupuyan. The Music and News FM station of RMN. I get the pamusbusan di gobyerno provincial. Naidasar, iti korte supremo. Nang muna nagiti taong ang eager. Iblawa. Iblawa. Joey C. Paris. This is Melody. My name is Kuya J. Ako si Gina. Ito ako si Angel I. Chan P. Radio Man John Agustin. Radio Man Bernard Bear. Dito sa IFM. IFM. 99.5 IFM Philippines. Rajman Bernard Bear. Ay Balita. Balita. Tuloy-tuloy ti programa Ay Balita. Tuloy-tuloy mati panagpipinadamag tayo. Gagayim kayong kakabsat. Kumabla ko tayo mampailang. Di kiti taga-sarat Ilocos Norte. Ni Manong John Maris Pisho dito kay Chandaan, our market master. Kasapay ni Ate Bingbing, ang prinsesa ng mga gulay. long time no see. At kaano lang, hindi nakita ka. Hindi kinilula lang, kaya. Ate Bingbing. And ni Manong Bong, karayan ka makikita sa church. Manong Reggie Mejia. Kini Kenneth, ganta lang, lumag, akas kanya. Eh di ko katao ko kotong ni Kenneth kay kitamtatangget ni agpada kami mga bordagol. Ganun talaga sign of progress kano deta. And speaking of progress, iti panagbagbagi tayo, Dati health awareness kang runa nang ti mental health apo. Dati speak up, I'm here. Nga nasaludsod tayo tayo laing kalabes. Anang nangruna launay kadigiti naganan digiti na ayat nga opisyalis sa iti biyang ti gobyerno sigun ka DJ Mesa nga psychiatrist apo kuna naket ti Mesa nga agproblema kadigiti panagpampanunot na aya dati agpanunot ka iti adugay nga klase iti depression kasi dati feeling mo ket adati kalaban mo nga maawan gayam
Kaya ano digito, hallucinations, kaya digiti da dumapay nga marikrik na. Nang nangro na ka dito coronavirus disease, ado iti epekto na, gayon kayong kaabsat. Kaya kata ibinsa-binsa tayo man amin digito nga informasyon. Apo, nang nangro na ka dito, mental health awareness in the Philippines. Amuyo ka din nga umabot apo iti 1.4 million when 14% Filipino with disabilities were identified to have a mental disorder. Ayan, isang, this is a very sensitive topic, apo. Kaya saan nga dapat nga, anak na ganan, makansawan, nagiti, daan na iti problema, may nagiti na ito, tika sa pulan, da apo kat makasarita. Ayan, makasarita, may encourage na nga life is very beautiful. Ayan, dapat kat saan mo kabut-buteng iti padam a tao. Anak na ganan, tapno, maalag-anan, iti rik-rik nada. So imagine, 1.4 million Filipinos or 14% Filipinos apo katadaan iti dahiti na dakamat a problema. One in five people suffer from mental health problems. Iti tunggal lima nga tao may sakadigita katada iti winawagsagsagaba iti dahiti na dakamat a sakit. According to Philippine Statistics Authority 2010 pa iti dito yan. And the Philippines has one of the highest rates of depression in Southeast Asia. Iti Southeast Asia kano, Pilipinas tik adwan iti kaso iti depression. Okay, ana digito nga kaskaso iti depression wenno klase iti nadakamat a sakit. Maysa dito yun iti schizophrenia. Wenno digiti top mental health problem apo. Schizophrenia apo kat digiti tatao nga adaan iti kaso nga nadakamat a sakit. Ket ito na madamdama ilawlawag ta ito dejay. Ngem as of dito census apo may nagkadigiti Filipinos who committed suicide. Wenno digiti agpakamatay apo in the year 2012 adaan iti 2558 individuals. Nga digitoy ket gapopay lang iti kaadong a problema. Ngayon, based on the number of suicide cases, digiti nagpakamatay, iti probinsya tayo nga Ilocos Norte apo, iti 2019 and 2020. In the year 2019, ayan, iti range the age 14 to 30 years old apo, digiti lalaki, adaan iti sangapulukit dua. 2019, data, that was last year. Lalaki, awan iti babae iti 14 to 30 years old. Ti 30 years old and above, gagayam ken kakabsat, adamot iti 15 nga lalaki. Gagayam ken talo nga babae apo for a total of 30 iti probinsya tay nga Ilocos Norte. Kaadwan, kadigito'y agkitil iti pa nagbiagda apo, ayan, mang kudas iti pa nagbiagda, kadigito'y lalaki. Naapay lalaki, ito na madamdama, amwenta ito. Game King Kapsad, basta iti pa nakilalawag, kadigito'y psychiatrist. Alright, iti 2020, manipo January apo, agingana, kadito'y October, anat yesterday. Yesterday was 28. January 1 to October 28, 2020. The record apo iti probinsya tayo nga Ilocos Norte and iti suicide cases apo is lalaki from 14 to 30 years old ken babae sa nga pulo nga lalaki ken upat a babae. Dati met 30 years old and above 14 ti lalaki ken dua a babae. So a total of 30 manen. And iti biyang apo kadete number iti napakamatay iti probinsya tay nga Ilocos Norte kaadwan ket lalaki nailawlawag no apay lalaki iti kanayon yeah wino kadakilan iti bilang digiti agpakamatay gaputi umuna saan da nga mai-express ti lalaki nga men ket one word is enough yeah one word is enough. Ken mahilig dati ag kim. Iti lalaki apo. Iti sakit tinakam. Alam, bayan dalata. Kada isang amin. Ito na madamdaman. Stuck namin ti ulo da.
Kasi handa nga i-express, handa ma-i-express nga na siya at unlike iti babae, maibutaktak na, ha? So, nung maibutaktak mo, nung ma-i-share mo nga minin, if you speak up, yeah, alalisto nga tulungan da ka. Nung ma-i-share mo, di jay problema. Kas jay gayam. So, ti tendensiya, apo, nga okay lang, nga di iti babae ka-chismosa. Diba? Kasi di jay kat ma-i-express na ti bagbagim. Hala, padasem ti anak na ganan. At ang gamin na ti, daka mo nung kabatch ko dyan or schoolmate ko. Nga pulos nga din, di latang agsasaon. Santo lang agsaon to nag-recite. Gayam, adugayam ti problema na itibiyang ti pamilyada. Kasla iso na gayam ket saan nga mapanpansin. Adugayam kas jay. Gaputa saan nga mapanpansin. Ti feeling digiti kapamilya na ket ugalan niya di jayen dati hanga magununi ngem ipumpumpun na gayam ti sakit tinakem na nga gayam di gayam mapampansin isuna ket di namot ibaga nga rod iti biang ti pamilya na ti pay lang nakaduktal ti guidance counselor iti pagadalan. O could you imagine that? Ayan, di ba? Siyempre kat madanagan iti guidance counselor. Kung nanakat, apay, di ka magununi anak ko. Kung naman, digiti classmate kat, ay haan ma'am, talagang kasjay isuna, sipod pala idikwa kasjay. Adat mang dependar nga sa bali. Iso nga, no adamang dependar iti sa bali, imbes ko mga speak up isuna, mabainin, umatrasin. Damo, gayam ti spokesperson ko, isulat at mangibagan ah. Ito, dungrod ti biyata. Biyangot. Kasapulan da iti makasarsarita. Anati istoryam anak ko idi ubingka anamat agay ayam kay mat simat sino kay ayam mo kadagsan ginggana nga nag na rewind kumbaga DJ apa nagpampanunot na sipod idi ubing ket na ibaga na meten nagkwento meten nga idi ubingka no gaputa kinabisi ni tatang kinanang da aya sa dalang makita ti malam. No agay ayam isu na mismesa na at awamot ka ayam na at di na mapalubusan da jay lang yaya da kano nga bang banbantay king kuana ketan mat maki ayam ni yaya ah, nga ngeng ngeng kung kuanam dita kada no anyaman iti naganan ti ay ayam na gagayim kang kapsat git dimot nga masabayan ni yaya so mismesa na lang so kulang ti atensyon ayan. Idinta no agawid isunan, siyempre nabanog nga agay ayam yun kada isam aminen, manganda sang kabasit, agsarita da sang kabasit, turugin. Agreeing, rumorto manin tinanang kintatangin, agtrabaho dan tumanin, iso nga kurang iti atensyon, DJ Ubing. Deta ko marabi nga pa nagsisinango da, agsasarita da ko ma, go back ka dati, anak, kumusta kan anak ko? Anak, tinay ayam mo? Kasi, anan, we miss you. Kada isang amin ng awan. So, DJ T. Lackings nga naduktalan iti biyang ti guidance counselor. Isang ako na kiti mental health care apo kit ada iti physical care nga umununa. Dapat kit ipariknam physical and emotional care. Kada DJ tao apo. Ayan, tap na marikna damat nga ay atem digito eh. And once again, DJ kat nadakamat nga schoolmate ko kat lalaki. Ayun, kasi parang na-trigger sa kanya na hindi siya importante sa mundo. Ha nga, naka-importante toy lubong. Kasi iso nga matrig-trigger iso na. Yeah? Ang agkita ka digiti, anyaman nga mang divert yun ko na. Iso nga madanagan ni guidance counselor mi di ko. Iso nga po na nga nakasarita na digiti na nang kentatang lang. Actually, kadigiti yung Gondawa, he is very successful. Ayan, yeah, nagbalin pa kiting business owner. Ket sa bali, iti pa nagkita kiti. Basa kami kin itatan nga agubobra isunan. So, perfect. Yun na. You need to speak up. Yeah? You need to voice out. Digiti problema yung apo. Iti bagbagi. Digiti tagidagsen tayo. Dapat i-speak out tayo. Kadigiti pada tayo nga tao. Tapno saan nga? Agtali na edgen tapuso ken panunot tayo laeng. At ano bukudam di jay, maka-produce iti depression. Ket makapanunot ka iti madi. Nukas pagarigan. Yeah, amo sidag tayo kadigiti kakabsat tayo. Ken mabalin met iti contact iti hotline. 911 iti biang apoti. Probinsya tayo nga Ilocos Norte.
Imagine mo, ayan, kaduan ka, digiti nga bilang apo ko to, iti lalaki. May isa ka digiti common mental disorder nga amo tayo apo is depression, nga anxiety. Ayan, pag tinag nga anxiety. Lapse in how the brain controls the signal it uses to identify danger and start response to help avoid it. That ay kasla adat kabutbuteng na. Apa nga tagdandanag na? Kunana, katawan mo't masama, madandanagak. Yeah, di ba? Awan mo't ipagdandanagak ko ma, dapat. Kunana, jay. Aya, jakayat nga rumar kasla agdandanagak. Kasi nga, amoy apo, that sign... Sign gayam di jay iti sintomas gayam di jay apong adaan ka iti anxiety disorder. Aya, dati advance mag-isip. Masyado kang advance mag-isip. Aya, di mo final pass. Adda ko ma iti proyekto nga intendaken ka. Dati iti project mo ubraem detoy. Tapos ada iti deadline nga ibagana tatako mga Biyernes. Opo, no, digiti na dumakot na nagaran, di da amot ararami din da. Ngayon, awan pa'y pulos inarami da, di da pa'y nagkuti. Advance masyado mag-isip. Jack kaya, Jack malpas, Jack kayaten, mabanuga. Awan pa'y pulos inarami da, iti may isang abanag. Kasi ito'y mat, no, da dumading, I mean. And that will cause us, na naganam, that ay panagdanag. Agkaroon tayo ti depression tuloy. Instead of i-workout tayo detoy, aging ganat ka ba ilan tayo, at least, finish or unfinished, nakaaramid ka DJ purpose mo. Yeah, and at the same time, saan ka agdandanag? Nang nangruna ka, digiti estudyante tatang, ag-depression, nakita yo? Manungay estudyante, digiti nagpakamatay met. Gapo pa lang iti modules. Could you imagine that? Modules pala, ingan na po, di dyan yung agwirok ti panunot da. Because, lack of focus. Wala kasi sa focus yung dapat nga ma-inculcate kadakwada. Nga, you need to focus, anak ko. Aya, you need to answer this. Abayam nga min, kasoy, no, di tayo kaya dito yung sumbatan. Nagpatulong tayo manti karuba. Nagpatulong tayo manti sa sino nga tao. So, you need to speak up again. Aya, that's the note. Here, the powerful note is to speak up with others. Kasaritam. Hindi mo kaya, di nga men? So nga digiti, agwirik ti panunod na kat, apo, jak mailipas dito nga modules na kadado. Kung kuna digiti, estudyanteng kat, ngayon no, ag-ML da, kada, ag-IM da, itiruwal kat na, nakarelax da met. Diyak ka mga sumbatan, di gito yun, diyak kayaten. Kung kunada ka sa dahing kat, nay, diyay ti rason no apay, di gito da duma. Isugga po na nga, masapol tayo nga, tulungan ida. Kasarita tayo ida. Ayan, no, di tayo kabailan, di yung sumbatan, di mo, Diyos, patulong tayo at eksperto. Wino, umasidag tayo nga mismo, kadi gito yung mga isursuro, ma'am, pangaasim, ta talaga pulos nga, diyak masuruan ni anak ko, may nagiti da ito'y. No, mabalbalin, ilaw-lawag mo man kanyak, ma'am, ta matulungan tayo man dito. Anak ko, at talaga pulos nga, di na nga maisirek. Yan ta panunod na dito. Kasi uray shock, jack amo dito yung sumbatan. Mas okay na yung totoo kaysa, na ganan, dito aging kukuna ka. Ayan? Magpakatotoo ka, wag kang kunwari. At ang aming nga dumakat, ha? Pa-make believe. Iti biyang ti, na ganan, digiti modules and so on and so forth. Draw a house. Kung kuna na kasayang katne, naka-perfect pa, tilinings ka din. Kawatan nga hanganin estudyantit na garamit ka, DJ. Ayan, di ba? Masapol nga, i-ruwar yung bata, DJ, kabailan na. Ayan, talento na nga, drawing. Kasi isut pa kita, Anton, no, kabailan na ba, ti agbalinto nga arkitekto, iti sumasaruno nga tawin. Ayan, wino agbalinto nga inhinyero, kenda dumapay. Magandang the morning! Approve kami sa'yo, sir. Galing sa explanation. Thank you so much with that. And DJ, depression when, sir, agpaisot ako nam. Dumot di iti areas nga mabalin mong pagturungan apo. Yeah? Iti, naganan. Di iti dito mga papanan. Mabalin ka nga mapan iti may isang lugar, nga paboritom. Ayan. Kasarita nga tao nga maipag-open up, open up ang ti problema kan sa dumapay apo, tap no maliklikam iti anxiety. Okay. Kaya hindi kiti dumapay apo,
how can you help people with mental disorders? Yeah, dito eh. Number one, try not to judge. Do not judge them. Yeah. Gaputa agul ulime kon, gaputa dati matultula na kada di na amot araramidan na kat ibagam tayo na ni anak ko na ngatan kabutang na ti danom, kabutang na ti angin kada wrong. That is very wrong. Do not judge them. Yeah? Help them instead. Talk to the person about how they feel. Ni anak ko, kumusta kan? Anak masapol mo, masapol mo't danom. Anak kayat mo nga arabi na masapol mo't makan. Kada isa mo amin na di kaya kasi jay ti arami dun tayo. Number three, encourage them to get help. Ala, anak, patulong tan. Masapol mo nga maagasan. Tapno, di ka agdandan, nagkakang kanayon. When? Soft voice. Ask them how you can help. Help them stay safe. And look out for warning signs. Those are the warning signs. What are the warning signs nga makikita tayo, apo? Digiti adot kabutbuteng na, uri awan met. Mangmaygan na digiti kuti iti bulbulong, and so on and so forth. There's something wrong with that. Panagkagkagat ti labi. Iba pala yung ibig sabihin ng kagat labi. On mental health awareness, apo. Symptoms gayam di jay. Kada giti kagkagatenda iti bagbagida which are part of the anxiety. So nga, we need to help them, talk to them. And liklikam, hamo nga baybayan isuda nga DJ, focus jacket more on sadness. At atikadwan ka digito ikat ipanunutin dakat DJ kinasad. Kasi na dati comfort zone da iti agbalin nga sad. Aya apo, ado digiti kasoy. Kasi no nga rod, no adamit na kita itatao nga nam na maim na pangi bagaam ti mariklikam. Ngayon, once nga imbagamon, invalidated damit tariknam. Like, nagduunay dramam. Di ka man. Sometimes speaking up makes them feel, agar ka, basain tayo man di dyan, at napintas di dyan nga brought up. Panan. Okay. Kasano nga rod, no adda met dagiti tattao nga namnamaeng ang pangibagaan ti mariklikam ngem once nga imbagamon invalidated damit tariknam like nagaduunay adramam di kaman sometimes speaking up makes them feel worse kasi at it depends naman kasi depende naman kasi yun how you brought up kadi jay tao amo na met ket mariknam na met ket maawatan na met. You know, the dumamit, pero de los venos, apo, dati, gaputa amudan nga adaan ka iti, dahito na dakamat a sakit, timo temporal, nga mapampanunot na apoket ni, maikan na gayam iti care. Agpakitang ananakman, adangam iti kasjay, apo, yeah? So nga, you need to, digiti mo't adaan iti kastoy, you need to cope up with it also. Like for instance, nga masapol mo't nga i-engage mo ti bagbagim. Masapol mo't nga ag-cope up ka. Ngam no di ka maka naganan di ka maka makaala iti tulong kadijay nga tao, you need to seek another advice from other person. You can call 911. I think 911 can help you more or can help better. Yeah, mabaling ka tumawag iti biyang ti probinsya. If you cannot take it, nga dati may naig pala ang apo iti parang speak up, you can consult a psychiatrist. Yeah, you can consult a doctor for you to manage anxiety and so on. Digiti kabutbuteng tayo kada isam amin ng apo because they are the experts. Yeah, digiti tattao nga da iti abay tayo saan mat nga isudakat eksperto may naig kada ito. Yeah, masapul damit iti professional say nang nangruna ka digiti adaan iti dayto na dakamat a sintomas. All we have to do is to help them, of course. Ikat na dito yung matulungan, ida seek the guidance or the expertise. Kadigiti makatulong. Agpa-check up kay ngamin. Oh, di ba mabalin di jay? Tulungan nyo nga i-encourage yung sudang agpa-check up. Hanga dati bukudan dalaeng. That they feeling that they are not important in this world. Everybody is important. The Bible talks about us. Nga kuna na kat, our life was a gift. Was a gift since we were born. Kat dati nga regalo, kat taripatwem. Kuna iti biyang ti Biblia, masapol nga
taripatum ti bagim, di ba? Ayatem ti bagim. Ayatem pa iti padam nga tao kas panagayat ti bagim. More on ka dijay iti bagi. Nga na ipabulod lang kada tayo nga temporaryo. So taripatwen tayo, pakanen tayo, digusen tayo, ayatin tayo, tibagbagi tayo. Ngayon, if you are concentrating, if you are out of the focus, nagkong-concentrate ka lang tayo iti problema kada isang aminin, binaybay am tibagim. Aya? Nagkakaroon ka na ng mental dysfunction kasi nga, nabaybay amon. Puro nga min sadness itinapan panunot mon. You can create something new. Aya? Divert it on plants. Divert it on something else that you can create. Diba? Tapno, malag-anan tiriknam. Gasjay motket. Aya? We need to love ourselves. But dati, taripatwan titibagbagi tayo. Santay nga dangdang ran. Aya? Ayatan tayo tibagi tayo. Nang runa launay, tasibibiyag tayo pailaeng. Maditay to maarami din iti kayat tayo nga ipakat iti pada tayo nga tao ipakat yan ta pamilya di tayo ma-improve iti biyang ti pamilya tayo that we are successful. No, iti bigat may isang nga aldaw ket mapukaw kang tumiten. Maglalaho yan na parang bula and just a snap awanin nalpasin at dapay maarami dam awan. While you're still living here in this world, you need to do better. Yeah, you need to act for others. Yeah, masapol nga makipagpaset ka itibiyang ti sosyodad na babalbalin. Kaya makipagrikna ka itirikna iti sabali nga tao tapno mo't matulungan isuna. And that is more about how important this Speak Up I'm Here program of the Provincial Government of Ilocos Norte. Medyo broad kasi siya. Medyo rin sensitive, kaya kailangan nating maintindihan datay nga tattao, di gito'y adaan iti kastoy nga marikriknada. Iti kakabsat tayo, karoba tayo, kada isam aminen. We need not to laugh them. Yeah? We need, they need our help. And let us give our hands to help them apo. May nagkadigito'y nga problema. Alright, good morning. Kadigiti ida dumapay apo nga nakatutok kada tayo ni Dr. Lloyd Rosquita of DepEd Ilocos Norte. Magandang morning, Dr. Rosquita. Hi also kay ni Kuya Edwin Garcia of Metro Manila. Oy, nasa Metro Manila ka nakatutok ka tata. Good morning ni Ma'am Gemma Ray Jose Cayaban, Lungboy. Good morning po. And founder Teddy Castañeda Paz, good morning. Stay safe tayo. Okay, sa Guardians ng Sarat. Ancheta Fernandez, good morning. Happy morning, Sir Bernard. Ingat lagi. Yes, same thing. Clark Jeremy Nolasco, good morning, Sir Bernard. Kumusta ikmanen dagiti kagrupo? Kagrupo ming SSBG. Sigurado hangover manen. Apo kasi everyday kayong because everyday kayo nga nasangir. Isumuti kagrupo ni Clark Jeremy. Good morning to Juan Carlo Tabius III. Ni Apo BC Presidente Apo iti Sanggunyan Kabataan. Magandang morning. Aya, pagsaritaan tayo ito yung tinamadamdama. Iti SK Apo. Iti biyang ti probinsya. Tada iti komento ni Apo Sanggunyan Kabataan Federated President iti Ilocos Norte Rafael Chua Medina. May nagkadati issues iti city government, iti biyang tisanggunyan kabataan. Ada iti komento na apo, padaanan nyo ito. Ito na madamdama, isuntot sumaro no. Pagsaritaan tayo, digiti agtutubo. Iti agdamang panawen. At isuda apo, iti sumarsaro no. Ngagserserbi, iti biyang ti publiko apo. Siguro they will be the next journalist. The next radyoman who will talk to you soon. So nga dapat ket ikantay mo't itinan na nang importansya digito. Okay, good morning Ma'am Flor Austria Rojas. Ayan, good morning Sir Bernard. Osto Leta Sir, pa-shout out po agdengdengig dito'y Barangay 1, Sarat, Ilocos Norte. Ay, ni Denton, Tagami Asuncion and Asuncion family. Ni Sir Noel Asuncion Pai, nakatutok ito nga morning. Magandang morning Manong Noel. Ditangay Karuba Incorporated. Ayan, sumaroon nga mapagsaritaan tayo dati nakabarbarang issue dito nga Sanggunyan Panlunsod. May nagpailang apo iti controversial. Weno di iti reklamo kontra kini SK Federated President iti Lawag City Faye Lau.
ni Honorable Faye Lau. Aya apo, ada iti komento again, manipod kini SK Federated President iti province apo, ni apo Rafael Tsuwa Medina. Kalpasan lang kanilis mabaw na pamalagay, padaanan. Agsubli iti ay balita. Kayamanang pinagpala. Ang kayamanang nakuha sa Pandaraya ay madaling nawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang kayamanan ng mabuting tao ay mamanahin ng kanyang mga apo. Ngunit ang kayamanan ng makasalanan ay mapupunta sa mga matuwid. Proverbs 13, verse 11-22. MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Damdamag tika Ilocuan, number one. Ay Balita, number one program dagiti Ilocano. Tunay na maipagmamalaki ng Pinoy ang MX3, gawang Pilipino, natural at orihinal sa katunayan. Sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito sa Europa at Amerika. Mula sa Switzerland, United Kingdom, France at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. Mag-MX3, araw-araw, tulong para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Minuto ako'y unti-unting nauubos sa pagod na dala ng mahaba-habang araw. Triggered na sa toxic na feels? Relax ka muna. Ignore Hot Meals Chicken na Ruskaldo. Bawat tikim ng mainit na Ruskaldo ay may dalang ginhawa. Nagawa sa real ingredients na yumayakap with real chicken sarap. Pick yourself up with comfort food in a cup. Nor Hot Meals Chicken na Ruskaldo. Also available in pork congee. SDB Evermart. Pinakamurang wholesaler retailer ng grocery items, hardware tools, plasticware, glassware, houseware, kitchenware, appliance, pet accessories, office and school supplies. San ka pa? SDB Evermart na, located in Washington Street, Batac City. Here's the solution to your auto needs. Goodyear Servitech Lawan brings you original auto parts and equipment. Goodyear Servitech Lawag will help your car decision and get the highest quality service at fair and reasonable price. Goodyear Servitech Lawag, now available 3M Professional Tints since then until now. No one knows tints better than 3M. For inquiries, visit Goodyear Servitech Lawag, General Segundo Avenue, Bacara Road, Lawag City, or call 773-2227. Lawag Goodyear Servitech, your safety begins here. Damdamag tika Ilocuan, number one. Ay Balita, number one program dagiti Ilocano. Number one. Rajman Bernard Fair. Ay Balita. Alright, tuloy-tuloy ti programa ay balita oras ay alas 6:39 na po. Napantay mo ten itibiyang iti sanggunian kabataan na pagdidebat saan di minsan nakalman. Itang ay city government. Karoon na iti sanggunian panlunsod. Iti nagbaitan ni Vice Mayor Vicente Toto Lasso. Ni Apo Abogado Lasso. Versus Abogado met iti sanggunian panlunsod member attorney Jason Bader Pereira. No, si sino iti mang tratar. Iti deti na dakamat nga issue kontra apo iti agdama nga administratibo nga naipila ni against sa kini apo presidente ti SK Faye Lau. And then sa deti deti panakaiman tayo kini apo SK Tsuwa Medina. Okay, dati yan. Dati administrative case, may nagpilang apo dito ngay Lawag City. Dati first nga statement ni Apo Tsuwa Medina, Rafael Tsuwa Medina, kakaslahan na pa'y ammo. Dijay, wano saan pa'y nakaidanon kan kwa na? Ngayon, ada, iti palawag na din gantayo, gagayin kayong kakabsat. Iti palakapila, iti administrative case iti Presidente Apo under the RA 10742.
No sanggunyang bayan, SK President kaapo, iti ang desisyon ket sanggunyang panlalawigan. Ngem no city ka, ken provincial ka, iti ang desisyon apo ket Malacanang and the National Youth Commission. Alright, ulitin tayo. Tapno from the SK. Panakapila iti administrative case iti presidente apo under the RA 10742. No sanggunyang bayan SK president ka apo iti ang desisyon ket sanggunyang panlalawigan. Ngem no city ka ken provincial ka iti ang desisyon apo ket Malacanang and the National Youth Commission apo. Isu ti ang desisyon apo. So do I made to understand that the argument of Vice Mayor Totolaso is very correct? Yes. Ano bang sabi ni Apo Vice Mayor Apo? Sorry. Maybe the Honorable Lau can explain further. Yes, Apo. Dice nga Lord, iti discussion Apo, iti syudad iti lawag, iti kalma, iti session ni. Dito yung no, ti baga da po SK Federated iti Ilocos Norte, Rafa. No, SK Federated ket ti syudad, wenno iti probinsya, ket ti papanana dito ket presidential office. So, dito yung baga ni Apo Bisen, no, vice president ka or member kay iti sanggunyang kabataan iti Mesa nga City ket iti Papanan na ket probinsya. Okay. So dito ino ka tiyan kay gaputa kadwami nga min iso na iti council ni iti SKA Federated. So adu kam aginhibit kasi baka takampay kidi amin ket aginhibit at kadwami iti council. So may we solicit your advice kadagiti SK President Apo Medina tatapno malapdan detay haan nga panagkikinnaawatan dagiti SK Presidents not only in Lawag. Detoy ket iisa lang naman ang goal natin dito is to develop our agtutubo here in Ilocos Norte. So bakit ano pa ang haante ko mapagkikinaduan ket awan met saan iti gobyerno kaya lakit di iti gobyerno lapunduan di ti kasapulan ti agtutubo apo iso nga awisek man amin di kiti SK Presidents tayo nga dumalantay kuma iti usto nga proseso umadayutay kuma iti data kong kuna ni Apo Duterte nga korupsyon kaya apo iso nga digiti dat dumapay nga SK apo kitantayo di yung usto nga proseso kasi government processes are very technical. Isang kamali mo lang dyan, kahit piso yan, alam natin na the law is always there apo. So yun lang to apo. Kadi kadipay na. Alright, so DJ, gagawin kay Kamsat, that a statement ni SK Federated President Rafael Chua Medina. So, pabor, matlaing, oray ibaga ng saan, kat DJ statement na kat more on kini Apo Vice Mayor Vicentito Totolaso. Kas in-explain ni Apo SK Federated President Rafael Chua Medina, ngano kas pagarigan ti ada reklamo iti biang ti sanggunyang kabataan iti lower level or iti biang ti local government unit iti sanggunyang bayan kumaya at iso dat ex officio iti sanggunyang bayan timang tratar ka di jay ket iti biang ti sanggunyang panlalawigan. Ngem no iti city and province apo ano kas pagarigan iti sanggunyang kabataan apo timang tratar ka dito nga libelen apo is the office of the president. That was cited at the Republic Act mentioned by our Honorable Chua Medina. Yagayim kayong kakamsat, nangruna ka dito yung linteg. May panggap at Republic Act 10742, wino SK Law. Yada sa dyan nakaibatad apo, yeah? Isong umanamon ni apo SK Federated President Rafael Chua Medina, the statement talaga ni Vice Mayor Vicentito Totolaso.
Di mo na nakakasal, parang wala siyang alam about this. And that is very impossible for us to know. Wala man, hindi man niya alam ba ang nangyayari sa city government of Lawag? Ang padang ipalapayag kan ko na kat this is the concern about sanggunyang kabataan. Agingana nga inexplain na met no kasano iti proper or sino ti mangtratar ka talaga iti daytoy. So more on pabor kini apo Vice Mayor Vicentito Totol Lasso. Anak digiti bagbagadang factors no apay nga ireklamo dan ni apo Feilao. Awan kano iti confidence da. Ay iti na dakamat nga liderato ni SK President Feilao iti siyudad ti Lawag. Madida kano makitkita unay iti madama digiti activities da recently. Siguro awan iti may sayang-sayang katba nga meeting kadakwada. Awan iti panagtitipon da kaday sa aminen. Isong tekunakon, digiti nangipila keng kuana iti reklamo, jagayim keng kakabsat, may sanita ni Vice President ni Juan Carlo Tabios III, apo, ket naipandeto yan iti biyang T Office of the President, kakas na intuod ni Vice Mayor Vicentito Totol Lasso. Iti agdama, apo, jagayim keng kakabsat. Numadlaw yo, katla... Lumalaing digiti excess tayo, digiti ex-officials tayo. Nakalalaing nga agsarita ni Apo Handilao. Nakalalaing nga agsarita ni Apo Elmer Filog na iti ABC Federated President. Kaya ni Apo SK Federated Rafael Tsuwa Medina. Ha? Habang tumatagal, lalong gumagaling. Yeah. Lumalaing damitin. So kunami kat, wow, kunami iti kalman. Iti panakaisayang kat Apo ti meeting kadakwada gagawin kayong kakabsat with digitoy nga officials, ex-officials pakairamanan apo kit itibiyang ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Pagaling ng pagaling ang mga ito, no? So nga mayat at tapno maipaayan damat iti serbisyo nga sangapada. Ayan, digiti kakailan tayo. And speaking of kadijay reklamo nga impila ni Apo Vice President iti SK, iti siyudad Tilawag, iti opisina, iti Office of the President, Apo, ket dati nga rod, agdama nga sitwasyon, yeah? Nga ada iti may pagarup ka mang butbuteng kenkwana, iblablablak as jay, winobutbut ngan da ida, at ada ka na iti may pagarup nga riding in tandem, nga napan ije balay da. Binirbirok da kanon ni Apo Juan Carlo Tabios. Yeah, kat no apay biroken da. Kasta dati bagbagada nga iatras da kanon no, iti tina da kamat reklamo. Kontra kini Apo Feilao. No kasta nga kinagpaisuan na dito, dapat kaya't ma-update ang iti biyang Apo iti Philippine National Police. No kas bilang in blatter ni Apo JC Tabios. Ala, amwenta ito, gagawin kay Gabsat, itinaunag pa yung impormasyon. Mainaig iti dito na da kamat nga akusasyon. No, di da kayat, nakitaan nyo ta sitwasyon, Apo, iti sanggunan panlungsod. No, panagbubutusan ko ma. Sino ti aginibit ta? Derek Lau. Feilao, of course, is it may reklamo. And at the same time, Lau pa'y nga mesa ni Apo Handilao. At a member damat, iti sanggunan panlungsod. Nay, gapot takadwada dita nga sanggunan panlungsod ni Apo Feilao. Siyempre, alang ang mga dusain dati kadwada. Eh nga agpanpanday linteg kat baka aginhibit dan tumutlang aminen e sinuntot mabati kasanon to nga rod iti proseso na iso nga DJ Puntus ni Vice Mayor Vicentito Totol Lasso katikayat na kat iti outside the sanggunian panlunsod which can cater apo iti National Youth Commission and the Office of the President kasi iti National Youth Commission under the Office of the President nalawagot siguro di jay. Isong rumbeng laeng, ken urahin tayo, no? Anat disisyon ton, weno komento. Iti opisina ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Mainaig iti dayto na dakamat a reklamo. Oras ay alas 6:50. Digiti pa nga blaod na pa'y apo. Gurekata baka malipatak nga ma-mention. Sakbay tayo mapan iti commercial apo.
Magandang morning to you, Kenny. Wait lang. Adati commented to. Good morning, sir. Pa-shout out pa dagitoy kabalay ko nga handa. Ano? Handa pa nakariing kahit nakaluto ni Auntie Betbeten. Ay talaga? Riingay mo siya denton. Oh, nakaluto ka nun ni Auntie Betbet, yung digiti kabalay da, the Denton Asuncion. Kaya't maturog da pa lang. Oh, green kayo. Nay, bigatin, alas 7. Na pala kayang magtudutudo nga may isang kaimas na ti agkukot ko na da nga rod. Naimbag nga agsapam, Sir Bernard, ko na ni Lazam Aldan. Ayan, tama ba yung pagka-pronounce ko? And I also, good morning po, nasapanak nga agdingdingig ngayon nala daw nak nga nag nag-greet ko na. I can't say, Junior Bruno Batakan Apo, good morning. Nakatutok pa lang itidayteng morning, magandang morning Apo. Itidayteng bigat. Aya, alright. Digiti taga-sarat, Ilocos Norte, nga dumdungig pa itata, magandang morning kada kay amin asangapada. Alas 6:50, sublihan na ito digito, ikanda dumapay nga damdama, kalpasan ka digiti. Sabang mamano, pamalagip. Agsubliti ay balita. Hi! Sa bawat minuto, ako'y unti-unting nauubos sa pagod na dala ng mahaba-habang araw. Triggered na sa toxic na feels? Relax ka muna. Ignore Hot Meals Chicken na Ruskaldo. Bawat tikim ng mainit na aruskaldo ay may dalang ginhawa na gawa sa real ingredients na yumayakap with real chicken sarap. Pick yourself up with comfort food in a cup. Nor Hot Meals Chicken na Ruskaldo. Also available in pork congee. Yes, is it! Manipod, iti imbaba ni Manang Ida Ruiz, iti presyo ti Bear Brand Swak, iti Changina, imalisto iti panaglako na. Yes, is it! Imalisto iti panaglako ni Manang Ida Ruiz, gapo iti Bear Brand Swak. Check ni Manang Ida Ruiz, may isang agtagikwa iti Sari-Sari Store, dito'y Barangay 29, Lawag City. Nagadar ka dagiti tinanang ti Bourbon Swak. Ngimita, umad-adupay ti gumat-datang kanyak. Gapot ang nalaklaka ti Bourbon Swak, manipod iti 12 pesos sa panaglakok, itan ket 10 pesos layingin. Manipod iti imbabak ti presyo, dandanin nagdoble ti malakwak, ket dimakkel ti sapol ko iti naldaw-aldaw. Dagitay sukik, maragsakan da gapot akayadan apatibkeren ti resistansya, tulong kontra ti sakit iti naldaw-aldaw. Agyaman na talaga iti Bourbon, imadun ti paglakwak, naragsakpay ni Suki, gapo ti Bourbon Swak, 10 pesos layingin. 10 pesos is a suggested promo price. Promo duration is from July 1 to September 30, 2020. Per DOH, FDA, CFRR promo permit number 2068, series of 2019. Bear Bun Fortified is not suitable for infant feeding and is not breast milk as substitute. 24 hours under protection and Shield Batso. Kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs. At recommended pa ng Philippine Nurses Association. Mag-Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pride Bar. Hindi lang puti. Kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magpina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayon pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ellis Goldsmith and Jewelry Shop. Maker of quality jewelry surely capture your fascination like graduation ring, wedding ring, and a lot more. Feast your eyes upon their tasteful and elegant rings, earrings, and jewelry sets. They also have Singaporean jewelry that would surely complement your personality and style. Ellis Goldsmith and Jewelry Shop, number 38 Bisamonte Street, Barangay 5, Lawag City, with telephone number 772-1519. Owned and managed by Manang Ellie Martin. Ellis Goldsmith and Jewelry Shop. Call 6000-133. Pinang mga motorista!
Kailangan natin ng mapagkakatiwalaan sa mga spare parts at accessories ng ating mga sasakyan. Tama! Kailangan natin ng mura pero de kalidad sa mga gamit pang sasakyan at serbisyo para hindi mabutas ang bulsa. Tama! At dahil marunong tayo sa buhay at alam natin ang kailangan natin, pumunta na tayo sa New Lawag Auto Supply. Tama! Huwag na magpahuli. Pumisita na sa New Lawag Auto Supply sa FR Castro Corner, Nolasco Street, Lawag City. May kasamang senior citizen sa bahay? Iwasan ang palabasin ng bahay. Pakainin ang malinis at masustansyang pagkain para malabanan ang COVID-19. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of unique toothpaste. Damdamag Tika Ilocuan, number one. Ay Balita. Number one program, Dagiti Ilocano. Number one. Bernard Fair. Ay Balita. Tuloy-tuloy ti programa Ay Balita. Gagayim kang kabsat. Uy, dati libreng sakay ti 99.5 IFM Lawag. Kaya kasapay apo iti Shield Bath Soap. Da kami ito na madamdama kita kits dita ngay Lawag Bakara Terminal. Uy, libreng sakay dito apo. Awan ti bayad na, libreng arod. Isagot ni Shield Bath Soap kay 99.5 IFM Lawag. Your 24 hours germ protection na abot kaya mo. Ayan, so, okay. Okay, meron na ba? Ayun, iti coronavirus disease apo. Okay, thank you manager. Iti dating bigat apo. See you there at Lawag Bakara Terminal. No, ano nga oras apo? Surprise! Sagot ni Shield Bath Soap kay 99.5 IFM Lawag ti libreng sakay. Yan. Thank you so much Shield Bath Soap from ACS ya. Okay. Alas 6:57. Gagayim kay kamsat. Gagayim kay kamsat. Gagayim kay damdamag. Sagbay ti deta. Mapantay man pa lang iti biyang apo iti lubong ti IIM. At dito controversial iti IIM apo. Dati National Basketball Association. Una NBA apo. Nalugi ka no iti mano? 8.3 billion pesos. Habang di kita dumakat agragragsak na iti pangabak da. Nalugi ka no meti 8.3 billion dollars. Gayam. 8.3 billion dollars. At ano pa yung impormasyon manag kita ito, mapantayin iti lubong ti IIM ni Rajaman Joey C. Ay Balita Sports! Rajaman Joey C, kasano ti panakalugi, digito yung, digito itibiyang ti NBA, kat isudat ka babaknangan nga nakita kon, iti panagbiag ko dito yung rabaw ti daga. Go ahead. Nalugi iti National Basketball Association iti 10% weno 8.3 billion dollars iti 2019-2020 season gapo iti epekto ti coronavirus pandemic. Karaman iti nasaw agata ti panakalugi iti gate receipts nga umabot iti 8 milyon adulyar gapo iti kaawan iti nagpukunti signal mo Rajaman Joey C. Eh, pay agkarapo ka kamatlatan. Nakakatakot naman bigla kang nawawala sa ere. Rajaman Joey C. Ngor ka man ta sumbyanan tay man ulit. Okay, once more. Come in. Nalugi iti National Basketball Association iti 10% weno 8.3 billion dollars iti 2019-2020 season gapo iti epekto ti coronavirus pandemic. Karaman iti nasaw agata ti panakalugi iti gate receipts nga umabot iti 8 milyon adulyar gapo iti kaawan iti funds kadagiti IIM. 4 milyon adulyar met iti nasayang manipod iti sponsors ken merchandise. Umabot met iti 2 milyon adulyar iti NBA iti iban iti China ti panagere iti NBA iti television channel lagitoy gapo iti political issue iti Hong Kong freedom. Nakarekobre laeng iti NBA babayan iti bubble nga naangay ijay Orlando, Florida nga kimita iti 1.5 billion adulyar. Kabayatan naon pa iti kasiguruduan ti target a panang lukat iti 2020-2021 season. Iti NBA ito numaya Disyembre 22 si tatawin kapo takaduan kadigiti players ti saan nga imanugot kapuanan takayat na pailaing iti at atidog nga panagina na kalpasan iti sakripisyo da iti bubble. Kaduayo iti 99.5 IFM Lawag,
Radyo Ma Joey C. Tatak RMN. Maraming salamat, Radyo Ma Joey C. Tideta na Dakamat ang report. Grabe, no? $8.3 billion. Iti lugi na, gagayin king kakabsat. Tumatawag dati antik nga manipod ijay states. Kanakat naka-eri na, kanakat di na siguro nga makita. Yeah. So nga, sendak iso na ti picture that I am on air. At ipishit na mo, dito pa nagtawagin kat aguray ka kanakat mapukaw dati ganas ko tata. Alas 7 punto. Mapantay pa iti sa balipay nga damag apo. Iti biyang ti Miss Universe Philippines second runner up Michelle gumabaw apo. Agritiron iti panakisalinan iti beauty pageant na uman. Apa, dagayin pa ka nakauman na. Well, nauma ka nun ni Michelle gumabawin at kanayon na nga mapan nga maki pageant kat dinak mo lang mga baken. Kuna na siguro ah. Yeah, iso nga. nanaganan di na kayaten iti mapan apo no kas pagarigan iti biang ti beauty pageant na uma akun. Edaman abon iti adto pang impormasyon kini Radyo Man Angel Eye. Radyo Man Angel Eye, iti ano doon pang informasyon. May nagkin ni Michelle gumabaw, come in! Opisyalin ni Indonesia ni Miss Universe Philippines second runner-up Michelle Imperial gumabaw iti innan panagretiro iti pageants iti laeng kalman. Rason iti beauty queen, 28 years old isunan ket saanin mabalin nga makisali pa iti national wenno international pageants dagiti 29 years old agpangato. Ngarod, kinunana nga agyaman isuna iti isu amin nga nang tulong kanya na iti naudi apan nakisali na iti pageant ket kastamet ka inyabkas na dagiti future plans na kasagtultuloy iti advokasya na agpapan iti sports amay sa awagas tapnon makapagbasa dagiti ubing iti napipintas nga pagadalan. Kastapay nga inklaro na iti damdamag agpapan iti Miss Universe Philippines crown ket kinunana nga proud isuna no anyaman iti nagteng na kas maysa nga Miss Universe Philippines second runner-up. Daytoy iti damag manipod iti lubong iti showbiz, kadwayo iti 99.5 IFM Lawag, Radyo Man Angel Eye. Tatak! RN. Maraming salamat Radyo Man Angel Eye, iti deto na dakamat report. You know, so haanin, di na kayatin, nagretiron! Mauma ni MJ gumabawin, yeah, nga makipagsalip. Iti beauty pageant, di mo lang mga bakong kunana. Ay! Alas 7:03, mapantay mo tayo iti palengke report mo ni Radyo Man Shanti. Ay! Balita! Palengke report! Radyo Man Shanti, adaka no iso na iti kanat natin nga na portion iti na ito yung bigat. Go ahead! Magandang morning ng Friday, Mami Mili. At dati man dito yung Lawag City Commercial Complex para ikbalen ko yung report tayo, Radyo Man Bernard. At dati dito yung parte na iti kanat na tingan. Magagatang tayo di kamatis, 60 to 80 pesos per kilo. Sibuyas nga red, 120 pesos per kilo. Bawang nga dadakil, 140 to 150 kada kilo. Temetlaya, 160 to 180 pesos kada kilo. Cabbage, 120 pesos kada kilo. Temet carrots, 120 pesos kada kilo. Tem broccoli, 150 pesos kada kilo. Chinese pechay, makagatang tayo iti 80 pesos kada kilo. Cauliflower, 150 kada kilo. Bell pepper, isot ng hina, 180 pesos kada kilo. Baguio beans, 120 kada kilo. Temet carabasa, 50 pesos kada kilo. Teparia at itidag, 80 pesos kada kilo. Sitaw, 90 to 100 kada kilo. Siling at itidag, 140 pesos kada kilo. Tay daludal, 50 pesos. Timaysang repet. Temet rangaw tiparia, 40 pesos kada repet. Palang, okra, saluyot, kangkong, ken dadumapay nga nakarepet, magatang mo iti 15 pesos wenno 20 pesos kada repet. Datang ro diti palengke report tayo itangal daw ti Friday kadwayo ti 99.5 IFM Shock ni Radyo Man Shanti Tatak RMN. Ay, balita!
Palengke Report. Maraming salamat, Rajaman Shanti. Magandang morning kini Madam Liu Liwa Gabriel Yago ng Department of Education, Lawag City. Good morning po, Ma'am Vilma Eda. Good morning. Ang Eye of the Tiger ni Ma'am Vilma. Isumati team song na? Eye of the Tiger ba nakal dyan? Ten, ten, ten. Naan, sa Bali. Ada, malagi punto na tayo. Ito na madamdama. Okay. Ito yung digiti damdama ganapo. Tampok iti RMN News Nationwide. Dito mo malalaman Rajaman ang mga kaganapan come in sa buong bansa. Rajaman, come in. RMN News Nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao. Napapakinggan sa buong bansa ang ang pagsasanib puwersa ng mga radyoman ng RMN sa buong bansa. Unang-una mong narinig yan. Kahit saan. 40,770 na itala rin ang pinsala sa mga palaisdaan na umabot sa 2,227,424 at livestock na pumalo sa 1,216,525. Bukod dito, nananatili pa rin hindi madaanan ng ilang malalaking sasakyan ang ilang kalsada, partikular sa Barangay Dilyano, makaraang gumuho ang kabilang linya ng daan dahil sa pag-uulan. Ayon pa sa opisyal, tinatayang nasa mahigit 5,000 pamilya o katumbas ng 21,000 na individual ang apektado ng kalamidad. Kasama mo sa IFM Kawayan, Radyoman Jeronimo Dig, Tatak, RMN. Palacio, tiniyak na may pondo pa sakaling may iba pang kalamidad na tumama sa bansa bago matapos ang taon. Kasama natin sa balita, Rajaman Angel Ronquillo. Tiniyak ng palasyo na may sapat na pondo ang pamahalaan sa kasakaling may tumama pang kalamidad bago matapos ang taon. Ito ay sarap na rin ng paalala at babala ng Office of Civil Defense at ng pag-asa na meron pang 5 hanggang 8 bagyong posibleng pumasok sa Pilipinas hanggang katapusan ng taon kung saan isa o dalawa dito ay lubhang mapaminsala. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Haroroque, mayroong 800 million pesos na standby funds of family food packs sa handa ipamigay sa mga residenteng tatamaan ng mga susunod na bagyo. May mga nakapreposisyon na rin anyang non-food items na kakailanganin ng mga residente. May mga natukoy na rin aniya ng mga karagdag evacuation centers para sa mga residenteng kinakailangang ilikas. Sa tala ng OCD, nagamit na kasi ng mga local government units ang 5% ng kanilang calamity fund para sa nagdaang kalamidad. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Bayanihan laban sa COVID-19. RMN News Nationwide Special Coverage. Nagbabala po Malacañang laban sa pagbili naman ng bakuna kontra COVID-19. Kasunod ng balitang may umikot ngayon na text message kaugnay sa binibenta ang COVID-19 vaccine na nagkakalaga ng 50,000 pesos kada shot. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, wala pang naaprobahang bakuna para sa COVID-19 kahit hindi po dapat maniwala tayo o ang publiko sa mga kumakalat na text messages. Babala pa rin ni Roque, mananagot sa batas sa mahuhuling magbebenta ng bakuna na hindi naman aprobado ng Food and Drug Administration. Nanawagan din siya sa mga nagpapakalat ng mensahe na itigil na ang ilegal na gawain dahil siguradong makukulong sila. Bawal po yan. Meron pong pinapataw na parusa sa kahit sino magbebenta ng gamot o bakuna na hindi po aprobado ng FDA. Meron pong kulong yan. Itigil niyo po yan. Una dyan, sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na mayroong isang pasilidad sa Makati City na kanilang pinuntahan at ininspeksyon matapos makatanggap ng ulat na nagsasagawa ng COVID vaccination kahit wala pa naman silang inaprobahang bakuna. Wala na ang Pilipinas sa top 20 na bansa na may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Batay sa tala ng John Hopkins University, naungusan na ng Ukraine ang Pilipinas sa 20th pwesto na mayroong 381,664 na kaso. Habang nasa 376,000 naman, 935 ang kabuuan kaso ng COVID-19 sa bansa kung saan 329,848 ang gumaling at 7,147 ang nasawi. Ayon kay UP Professor Guido David, posibleng umakyat sa 480,000 ang kaso ng COVID-19 sa bansa pagsapit ng katapusan ng Nobyembre. Samantala, umaabot na ngayon sa higit 44.5 million ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa buong mundo at nanguna pa rin dito ang Estados Unidos na mayroong 8,858,089 na confirmed cases.
Hati ang pananaw ng mga Pilipino hinggil sa accuracy o kawastuhan ng datos ng gobyerno sa bilang naman ng mga pasyenteng may COVID-19 sa bansa. Sa Social Weather Station Survey o SWS, 39% ang naniniwalang ang COVID-19 tali ng bansa ay marahil higit pa sa totoo nitong numero, habang 31% ang nagsabi na ito ay marahil mas mababa sa totoong bilang. Nasa 23% naman ang nagsabing tama ang COVID-19 tali ng pamahalaan. Lumalabas din sa survey na 34% ng mga respondents na nagsabing posibleng over-reported ang datos. 34% din ang nagsabing under-reported dyan. At 27% ang naniniwalang tama naman ang tali. Isinagawa ang survey mula September 17 hanggang 20 na nilahukan ng 1,249 adult Filipinos sa pamamagitan po ng mobile at computer-assisted telephone interviewing. Radyo Man Report. PNP personnel na nagpositibo sa COVID-19 na dagdagan ng 44. Kasama natin sa balita, Radyo Man Rhea Mamugay. Umabot na sa 7,141 ang mga PNP personnel na nagpositibo sa COVID-19. Batay ito sa ulat ng PNP Health Service matapos na madagdag kahapon ang 44 na PNP personnel na dinapuan ng COVID-19. Sa bilang na ito, 556 ay active cases. Sa 44 naman na bagong naitalang COVID cases, siyam sa NCRPO, pito sa Police Regional Office o PRO-4P, anim sa PRO-VAR, 5 sa PRO-2, 3 sa National Operation Support Unit, 2 sa PRO-8 at PRO-CORE, at tigi-isa na itala sa NASO, PRO-1, PRO-4A, PRO-6, PRO-9 at PRO-11. Good news naman, dahil kahapon nakapagtala ang PNP Health Service ng panibagong 31 recoveries, kaya umabot na sa 6,563 ang recovery sa hanay ng PNP. Nananatili naman sa 22 ang bilang ng PNP personnel na namatay matapos magpositibo sa COVID-19. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man, Ray Mamogay, Tatak RMN. I-re-recommenda ng National Bureau of Investigation sa Office of the Ombudsman ang sampahan ng kasong kriminal at administratibo ng opisyal ng Bureau of Customs kognito sa manipaglabag na ilang taga-customs sa Anti-Grafting Corrupt Practices Act. Ayon po sa NBI, na ipagkutsabaan ng ilang opisyal nito na sina Commissioner Ray Leonardo Guerrero, Deputy Commissioner for Intelligence Ramil Ramiro, at Acting Officer of the Account Management Office James Hoven sa anim na private importers para sa kanilang akreditasyon. Pero nadiskubre ng NBI na hindi nag-i-exist ang nasabing mga kumpanya. Gate po ng NBI, dapat na isama si Guerrero sa sasampahan ng kaso dahil meron itong responsibilidad sa pag-aproba ng aplikasyon ng accreditation ng importers. Pero ayon kay Guerrero, ang pagpirma daw niya na akreditasyon ng importers ay ministerial lamang. Paliwanag din ni Joven, nag-relay lamang ang kanyang tanggapan sa mga dokumentong isinabmit ng applicant importers kung saan ikinukonsidera ang pangailangan na mairehistro ito agad alinsunod sa RA 11032 o yung tinatag na Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Wala pa pong komento kaugnay dito ang kapwa akusado na si Ramiro. Pagbuo ng task force laban sa pagdagsa ng Chinese National sa Pilipinas, inihirit ni Senador Pangilinan. Radyo Man Report. Sama natin sa balita, Radyo Man Grace Mariano. Iginiit ni Senator Francis Kiko Pangilinan sa Malacanang na ipag-utos din sa Department of Justice o DOJ ang pagbuo ng task force na mag-iimbestiga sa pagdagsa ng mga Chinese nationals sa Pilipinas. Base sa mungkahi ni Pangilinan, bubuuin ang task force ng Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation, Department of Labor and Employment, National Intelligence Coordinating Agency at Department of National Defense para kay Pangilinan nakakaalarma at may tuturing ng soft invasion o pagsakop sa ating bansa ang pagpasok ng 4 milyong mga Chinese simula noong 2017. Di ni Pangilinan dapat maging alerto tayo dahil kung hindi ay baka gumising tayong hindi na sa atin ang Pilipinas. Bukod dito ay isinulong din ni Pangilinan na imbestigahan ng Senado ang epekto ng sa ating pambansang seguridad ng pagdating sa bansa ng milyong-milyong Chinese. Sa inihaing Senate Resolution number 558 ay ikinatwira ni Pangilinan na nakakabahala ito lalo't inaangkin ng China ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN. Sapat na pondo naman para sa cancer treatment, tinayak po ng kamera. Para sa detalye, Radyo Man Conde, Batak.
Iniyak ni House Speaker Lord Alan Velasco na bibigyan ng sapat na pondo ang National Integrated Cancer Center o NICC. Kasunod dito ng panawagan ni Committee on Accounts Chairman at Davao City Representative Paulo Duterte sa Kamara na tiyaking may sapat na pondo ang ahensya upang maraming buhay ang maisalba laban sa sakit na cancer. Kasabay din ang pahayag na ang ina nito ay isa ring cancer survivor. Ayon kay Velasco, sa pagsalang ng 4.5 trillion na 2021 national budget sa bicameral conference committee ay itutulak nila na mabigyan ng sapat na pondo ang NICC. Sinabi pa ng speaker, pareho sila ng sentimiento ni Congressman Duterte na ang gamutan para sa cancer ay dapat patas at abot kaya ng lahat, lalo na ang mga mahihirap at marginalized na mga Pilipino. Tinukoy din ni Velasco na maging ang mga mayayaman ay nakaranas ng financial struggle dahil sa napakamahal na diagnosis at treatment sa cancer. Batay anya sa Cancer Coalition Philippines, ang isang session ng breast ultrasound ay aabot ng 600 hanggang 3,000 pesos. Ang colonoscopy naman ay 1,500 pesos hanggang 14,000 pesos at chemotherapy session na 20,000 hanggang 120,000 pesos. Hindi pa kasama dito ang professional fees. Batay naman sa pag-aaral ng UP Institute of Human Genetics, sa kada 100,000 na Pilipino ay 189 dito ang nagkakasakit ng cancer, habang 96 na cancer patients naman ang namamatay bawat araw. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak, RMN. Bumaba na ang ranggo ng Pilipinas sa mga bansang itinuturing na most dangerous country para sa mga mamamahayag. Sa report ng Committee to Protect Journalists, mula sa ikalimang pwesto ay bumaba sa ikapito ang Pilipinas ngayong taon. Ang pagbaba ng ranggo ng bansa sa listahan ay bunsod ng hindi pagpapabilang sa 2009 Maguindanao Massacre sa 10-year time frame sa pagkalkulaan ng Global Impunity Index. Balawarag ng CPJ, binago nito ang status ng Maguindanao Massacre sa partial impunity mula sa dating full impunity. Ito ay kasunod na naging hatol ng korte laban sa mga suspect sa brutal na pagpatay sa 57 individual na kanabibilangan ng 32 journalists. Abangan po mga kasama mamaya sa Balitang Tatak RMN, sa Angeles City, 19 million pesos. Halaga yan ng marijuana na sabat sa bypass operation. At sa showbiz, matapos ang bigong masungkit ang corona, ha? Si Miss Universe second runner-up Michelle Gumabaw, suko na sa pagsali sa beauty pageant. Magbabalik ang RMN News Nationwide. Maraming kwento ng buhay ang nabuo sa gitna ng pandemya, pagmamahal sa sarili, sa kapwa, sa bansa, panahon sa tahanan at pamilya, pagtulong at pagdamay, higit sa lahat, ang pagmamahal sa lumikha. Kami sa Radio Mindanao Networks, kasama nyo sa bawat kwento, sa lahat ng aral at pagmamalasakit sa panahong ito. RMN, nananatiling sentro sa pag-aatid serbisyo at totoong balita, kasama ang bawat radyoman. RMN Networks, ang radyo mo nationwide. Ang himpilan na ang kauna-unahang misyon ay ang paglilingkod sa masang Pilipino. Simula noon hanggang sa makabagong panahon, serbisyo publiko para sa mga nangangailangan, impormasyon para sa katotohanan at kapakanan ng bayan. Radio Mindanao Networks, 68 years at your service sa maaasahang balita at tunay na serbisyo publiko. Yan ang Tatak RMN. Balitang Tatak RMN. Magandang balita, 12 bayan sa Pangasinan, COVID-19 free na. Para sa detalye, Radyo Man Badsag Talaw na IFM Dagupan. Muling umakyat sa 12 ang bilang ng mga bayan na walang aktibong kaso ng COVID-19. Ito matapos makapagtala ng ilang mga paggaling sa nasabing mga bayan sa buong lalawigan kahapon. Ang mga bayan ng Alcala, Asingan, Bautista, Bogos, Infanta,
kasama din ang bayan ng San Nicolas, San Quintin, Santo Tomas, Umingan, Balungaw at Obistondo, kasama din ang Natividad, ay pawang mga bayan na walang aktibo ng kaso ng COVID-19 sa mga sandaling ito. Samantala, umabot na din sa 1,676 ang total confirmed cases ng COVID-19 sa buong Pangasinan matapos madagdagan ng 30 kahapon, habang nasa 1,261 ang total na bilang naman ng gumaling matapos madagdagan ng 25 kahapon. Sa mga sandaling ito, 352 naman ang aktibong kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, Radyo Man Bansag Talaw, Tatak, RMN. Sa Angeles City naman, 19 milyong pisong halaga ng marijuana na sabat sa buy-bust operation. Dagdag na balita mula kay Rajman Mike Sagaralang, Armin Bataan. Umabot sa 19 milyon pesos na halaga ng marijuana ang nakumpiska ng mga otoridad sa isinagawang buy-bust operation sa Angeles City. Sa ulat mula kay Police Brigadier General Valeriano De Leon, Central Luzon Police Director, kinilala mga nadakip na sina Chris Ramos, 45, residente ng Imus, Cavite at baby girl Miguel ng Tansa, Cavite. Nadakip ang dalawa sa buy-bust operation sa Barangay Malabanas, Angeles City, kung saan nasabat sa kanila ang 155 dried marijuana bricks na may bigat na 162 kilograms at may street value na 19,440,000 pesos, mark money at isang Mitsubishi Expander. Dinala mga nadakip at mga ebidensya sa Angeles City Police Office para sa paghahanda sa isasampang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN. Sa Region 7, PhilHealth 7, hindi pa natatanggap ng kopya sa mga kasong inihay ng NBI laban po sa nilang mga opisyal. Para sa detalye, Rajuman Ken Galinea, RMN Cebu. Tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation 7 handa nitong harapin ang mga kasong isinampa ng National Bureau of Investigation 7 laban sa 8 mga opisyal nito kaugnay ng kwinistrong mga claims para sa ilang COVID-19 na mga pasyente. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng PhilHealth 7, nasa simula pa lang ng investigasyon ng NBI 7 ay nagpakita na ito ng buong kooperasyon at nagbigay pa ng access sa kanilang warehouse upang makuha ang mga kakailanganing mga dokumento na gagamitin sa ginagawang investigasyon ng NBI. Umaasa din ito na sa pamamagitan ng investigasyon at inihaing mga kaso ay maliliwanagan ang mga isyu at malalampasan ito ng kanilang mga opisyal na sinampahan ng mga reklamo. Maliban sa PhilHealth 7, may apat ding mga personnel mula sa Perpetual Soccer Hospital na isang private hospital sa Cebu City ang kasama sa sinampahan ng mga kaso. Kasama mo sa RMN Cebu ang inyong Radio Man Ken Galinea, Tatak, RMN. Sa Bacolod City naman, programang Halong Ugyon Bacolod, ilulunsad ngayong araw laban sa COVID-19. Kasama natin sa Balita Radyoman, Albert Hiner ng Armin Bacolod. Ilulunsad ngayong araw ng Bacolod Emergency Operations Center ang programang Halong Ugyon Bacolod. Layunin ng programa ay ang patuloy na kampanya laban sa COVID-19 sa pamamagitan ng edukasyon at inspeksyon at monitoring sa compliance ng mga establishment commercials sa pinaiiral na health protocols. Ito'y kabibilangan ng mga ahensya lokal ng gobyerno, PNP, AFP, Coast Guard at DILG. Samantala, pinasisiguro naman ni Bacolod EITF Head Vice Mayor Ercid Pamilyaran na magpapatuloy ang operasyon ng Emergency Operations Center kahit babalik na sa Metro Manila si Visayas Chief Implementer Retired General Mel Feliciano. Ayon kay Pamilyaran, on place na ang sistema sa pamamuno ni City Administrator Im Ang. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak, RMN. Sa Butuan, robot inilagay sa medical center nila para mapagbigay po ng serbisyo sa COVID-19 patients. Para sa detalye, Rajuman I.B. Falcone na RMN Butuan. Isang robot na si Lisa na tutulong para magbigay ng serbisyo sa mga COVID-19 patients sa Butuan Medical Center ang formal na i-turn over ng Macro Wiring Technologies Incorporated sa local government unit ng Butuan City para maggamit ng Butuan Medical Center sa pag-aalaga ng mga pasyenteng nadapuan ng COVID-19. Si Lisa ay may gulong, may tablet at compartment box para hahawak sa mga gamot na ibibigay sa mga pasyenteng nagpositibo sa COVID-19. Ang telepresence robot na si Lisa ay kontrolado ng remote system at i-operate ito ng isang tao. Sa pahayag ng Butuan City PIO sa pamamagitan ni Mitrico de Jesus, ang paglagay kay Lisa sa Butuan Medical Center ay makakatulong upang maiwasan ang face-to-face contact ng mga pasyente at mga healthcare workers, lalo na nitong panahon ng pandemya. Kasama mo sa DXDC Butuan, Radyoman, Ivy Falcone, Tatak, RMN.
Sa Cagayan de Oro City naman, sabong, bawal pa rin sa lungsod. Kasama natin sa Balita Radyoman, Annalisa Reyes ng Aramin Cagayan de Oro. Bawal pa rin sa Cagayan de Oro City ang pagsasagawa ng sabong o derby dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. Ito ang pinanindigan ni Mayor Oscar Moreno kahit niluwagan na ng National IETF ang pagbukas ng ekonomiya kung saan kabilang nito ang pagsasagawa ng sabong o derby. Ayon kay Mayor Moreno, hindi dapat isakripisyo ang public health, lalo na't mabilis pa rin ang pagtaas ng local cases sa syudad. Samantala, sa ngayon, umabot na sa 1,589 ang kabuuang kaso ng COVID-19 matapos madagdagan ng 22 kaso kahapon. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Radyoman, Annalisa Amandos Reyes, Tatak RMN. Business News, RMN News, Nationwide. Wala pa rin pong nananalo sa tumataginting na 148 million pesos na jackpot prize para sa Super Lotto 649. 107 na manalaro naman ang mag-uwi ng tig 50,000 pesos matapos pong tamaan ang limang numero sa winning combinations na 1, 30, 3, 21, 9, at 29. Bukod sa 649, maaari pang makuha ng mga maswerteng mananaya ang 44.8 million pesos na premyo dahil wala pa rin pinalad na tumama sa winning numbers na 4, 40, 7, 1, 12, 27 para sa Lotto 642. Lumalakas po yung piso natin, ha? 48.37. Pero yung mic mo, may hina. Balitang Sports, RMN News, Nationwide. Wala na ngayong PBA team ang natili po na undefeated sa nagpapatuloy na Philippine Cup sa PBA bubble dyan sa Angeles City, Pampanga, matapos na tambakan ng Inlex ang TNT Tropang Giga, 109-98 sa panguna ni Kevin Alas, may 24 points. Limang three-pointers naman ang pinakawalan ni Jericho Cruz mula sa kanyang naitalang 19 points. Dahil sa panalo ng Inlex, may 2-5 record na sila, habang 5-1 naman sa Tropang Giga. Balitang Showbiz, RMN News, Nationwide. Matapos na bigong masungkit ang corona, ha, itong si Miss Universe second runner-up, Michelle Gumabaw, naku, hindi na rin sasali sa anumang beauty pageant. Bakit naman, Mama Lou? Kinumpirma na Miss Universe second runner-up Michelle Gumabaw na hindi na siya sasali sa anumang beauty pageant. Ito'y matapos na mabigong masungkit ang corona sa Miss Universe Philippines 2020. Say ng 20-year-old na volleyball star, hindi na raw kasi siya pasok sa kwalifikasyon sa mga beauty pageant. Kaya hindi na ito makakasali sa anumang beauty pageant. Nabatid na 18 hanggang 28 years old lamang ang tinatanggap na kandidata sa Miss Universe, habang 26 years old naman sa Miss World. Dahil rito, sinabi ni Michelle na tututukan na lamang niya ang pagiging coach ng volleyball at pagninegosyo. Unfortunately po, because of my age, there will be no more beauty pageants for me, but this is the beginning to a even brighter journey because I have a lot of different businesses that I would like to bring into the Philippines, and now I have the time to be able to do so. I have also another career that I'm eyeing for. Matatandaan naging usap-usapan ang hindi pagsipot ni Michelle sa press conference matapos ang pageant dahil hindi raw nito kinaya ang pagtatanong ng tao kung bakit hindi niya naiuwi ang corona. Para maging updated sa showbiz happenings, bisitahin ang aming Facebook page, Armand DZXL 558 Manila, at mag-subscribe sa aming YouTube channel, DZXL 558. Yan ang trending chika ngayong Friday morning. Ako si Mama Lou. Tatak RMN. World News, RMN News, Nationwide. Iniyak po ni France President Emmanuel Macron na hindi nila hayaang magtagumpay ang terorismo sa kanilang bansa. Kasunod yan ang pag-aasawin ng 3 katao sa loob ng Notre Dame Basilica sa siyudad ng Nice. Sa itutuling na terrorist attack, kayaan kay Macron, malino na under attack ngayon ang kanilang bansa mula sa mga terorista. At nabatid nga po na pinagsasaksak ng isang lalaking suspect ang mga biktima kung saan pasintabi, nagilitan pa yung isa sa leeg. Oo. Ang pag-atake niya ay sa gitna ng tumitinding tensyon sa dalawang bansa kaugnay sa issue ng radical Islamism, secularism, at freedom of speech. Happy weekend pa rin po mga kasama. Stay safe and negative ngayong panahon ng pandemic. Mm-hmm. Happy birthday lang today sa ating... Happy birthday!
station manager ng IFM Cagayan de Oro. Hoy! Kay Gunter Solon. Happy birthday happy po, ha? Birthday! Happy birthday! Kami po ang mga Radyo Man, gaganda na lagi pa rin. Ah, ako si Buddy Obera. Ako si Willie Delgado Jr. Mabuhay, Pilipinas! Hatid sa inyo ng buong puwersa ng mga Radyo Man. Buong bansa, RMN News. This news is brought to you by MX3. Palakasin ang resistensya. Iwas-iwas ang sakit with proper diet and exercise.